Ang hapon mga kabayan, live tayo dito ngayon sa mismong headquarters ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa may Mandaluyong. Magandang hapon po sa lahat. Bilang supporter at leader ng BBM, hindi ako basta maniwala pag hindi niya gawin. Kailangan gawin niya, wag lang sa salita. Nagaya kay Kayatano ngayon. Nung sa PhilHealth, sa lahat ng mga dumaan na administration, anong ginawa niya? Kaya nga siya tinawag na Kawatano kasi yung mga kapon ko ng ako, hindi niya binigay, hindi niya sinarunod sa mga sinatawag na kwan. Kaya, ang masasabi ko lang, sa kay Robin Padilla, huwag siyang mag-delay na, parang hindi mapahamak ang bansa. Binuto siya ng 31 million, 600,000. 400,000 na lang para sa ganun maging 32 na sana si BBM. Bisahin mo na lang kay Robin Padilla, nakakuha ng 25 million plus 26 yata, no? Ang mensahe natin? Ang mensahe ko lang sa'yo, Tol Robin Padilla, bilang leader ng supporter ng BBM at loyalist ng BBM at DDS, ganito lang ang gagawin mo. Huwag ka lang humingi ng pasensya, gawin mo. Kung kaya mo pangatawanan yung federalismo, gawin mo. Ipakita mo sa madlang people. Alam mo, hindi naman talaga si Chris Aquino nakatulong sa iyo . Mga supporter ng BBM. Mga loyalist ng BBM. Kumbaga, nakadilayla ka lang . Karang si Samson. Kaya ngayon, huwag lang sa salita, huwag lang sa pag sinasabing sorry. Gawin mo, ipakita mo, para sa ganun. Ibuto ka uli namin. Pero pag hindi mo ginawa, baka hindi mo yan matapos. Baka ipalit sa'yo si Gatun. Isang taon na lang, pwede nang pumalit si Gatun. Lahat ng desisyon nasa presidente yan. Kasi may parusa kasi na pag natalo, isang taon muna hindi sila makatrabaho. Pero salamat sa Diyos, salamat kay Allah dahil si Gatun ay naging chairman siya ngayon ng BBM supporter, BBM loyalist sa tinatawag na warrior. Graphic. Kaya ibig sabihin, kung warrior pala siya, warrior rin tayo. Kaya nagpapasalamat ako ngayon, mga katanungan na ito. Isang tanong ko lang po sa mga anti-Marcos. Nung namuno ba si Kure, umunlad ba ang bansa? Nung namuno ba si Kure, marami bang umaman o marami naghirap? Sa panahon lang ni Duterte ko naramdaman hanggang sa panahon ni Marcos. Kaya ngayon, mag-isip-isip na kayo. Ikaw, Utol, Robin Padilla, kung gusto mong hangaan ka namin, gawin mo, wag lang salita. Maraming salamat po. Yun, yung talagang sinasabi ni Robin, ano bang ibang mensahe mo kay Robin? Bukod sa wala siyang... Nakatulong daw sa kanya. Opo. Si Chris Aquino, tinawagan daw lahat ng matataas na tao. Oo. Alam mo, ang nangyari dyan, marami talaga akong naririnig nung nasa pinikula pa lang siya, talaga naging shoota niya si Chris Aquino. Ah, shoota niya? Alam mo naman si Chris Aquino, kahit sino na lang. Pino Salvador, lahat ng mga gwapo yata . Ako na lang hindi kumator sa kanya. Ayaw mong kumator, sir, sa Chris? May sakit siyang SIB . Ah, ganun. Nakuha niya sa lalaki, tingnan mo yung anak niyang si Jean-Marc Joshua ngayon. Oh. May sakit na naman yon. Alam mo, ang pinagpala talaga ang Marcos kasi opo, walang ginawang Marcos. Pero nagpapasalamat tayo dahil kung pinatulan sana ni BBM yung mga Amerikano doon dahil siya ang pinakapangulo ng mga Scout Ranger noon, opo, wala na sanang Marcos ngayon, wala na sanang BBM ngayon. Kung sinasabi nila na rin utuki siya, hindi siya si Marcos, hindi totoo yan. Puro fake news yan. Kung nagpapalita lang yan, Abayas 87 yan, saka yung GMA ngayon, napapawiin na yan dahil sa Marcos yan, nakapangalan niya kay May Marcos. Maraming may hawak niya, si Jason sa hawak niya pa yung mga papeles niya. Kaya ang masasabi ko lang to Robin, Kawatano, alisin mong pagkakurap mo. Kundi, huwag kang lumaban sa gobyerno. Ang sabi ni BBM, bawat lumalaban sa kanya, gusto mo ba yung masipa ka? Bahala ka, kung masipa ka. Kung bitawan ka niya, ako rin ang sisipa sa'yo. Pag nagalit ang mga Muslim, bahala ka. Kahit saan ka magtago. Kaya ang masasabi ko lamang, igalang mo naman kami mga supporter ng BBM. Igalang mo naman kasi
sa totoo lang, nung nangangampanya ka, nung sabi sa'yo ng mga dilawan, walang alam yan, hanggang sa showbiz lang rin. Oh. O ngayon, pinagtanggol ka pa ng mga bibin, ngayon sabi mo, nakatulong si Chris Aquino sa'yo. Oh. Yun, oh. Ano bang ginawa ni Chris Aquino sa'yo? Bakit masyadong pagka-inlove mo? Oh, ang Marcos ngayon, baka, pinagpala. Ang gaganda ng, ang gagwapo ng kanilang anak, ang gaganda nila. Pero ang mga Aquino, anong nangyari sa kanila? Puro sumpa. Diway na. Diway na sila. At si Chris, malapit na rin yan. Pumunta doon kay Satanas. Hindi kaya, pa kakalaw sa langit. Hindi yan sa langit, kay Satanas yan. Ah, nakapirma na pala. Nakapirma na yan. Kaya si Robin Padilla, baka pinapasaya niya yan. Saan dapat? Ang bate niya si Bibi, parang sumaya naman tayo. Tama! Kaya, Attorney Larry Gadon, salamat! Mabuhay ka dahil ikaw na ang chairman ng Warrior. Ikaw na ang chairman ng BBM supporter, loyalist. Kasama kami doon, pati ang mga vlogger. Sana makita ka namin personal, parang makipag-member naman kami sa'yo. Pero sana sa loob, mabago pati ang pananaw niya ang ating... Huwag lang natin husgahan din si Robin, baka mamaya kasi magagawa naman yung kanyang tungkulin. Pagito pa lang naman siya, kasi bago pa lang siya. Pero kaya, kailangan natin, sana, magampanan niya. Sana, wag lang naman si Chris Aquino ang asikasuhin niya. Asikasuhin niya ang bansa! Inasikaso ba ngayon? Oo, puro Chris Aquino, nasa isip mo eh. Oh. Kami, asawa na yun ngayon doon eh. Daka, na-hypnotizer. Baka naman makapangyarihan yung laway ni Chris Aquino. Kaya ang masasabi ko lang, ang tanong ko lamang mga kababayan, Antay Marcos, magtingin kayo sa paligid, no? Sa panahon ba ng pamumuno ng Aquino, gumanda bang bansa o sumama? Gumanda ang bulsa nila? Samantala, sa panahon ni Marcos, si Marcos nandun na nga, nakidnap na nga, iniisip niya pa rin itong Pilipinas. Yes. Oh. Ang masasabi ko lang, dahil general yung papa ko, sa panahon ni Marcos, yung kayamanan ng ginto, totoo yan. Hindi papil-papil lang yan, hindi salisalita lang yan. Yung sinabi kong langis ng deuterium, totoo yan. Kaya ngayon sa pag-upo ni BBM, sisimulaan niya na yan. Kumbaga, kaya nga nagpupunta na dito lahat ng mga ambassador kasi alam nila mayaman ang bansa. Saka yung mga gold natin sa 172 nga bansa, yun. Kung hindi sila tatalima, iuwi dito yan sa Pilipinas, magtatayo tayo ng pinakamalaking bangko. Yes! Anak pa lang yan, trillion-trillion na eh. So, kaya ang masasabi ko lang, Pangulong BBM, lumaban ka, huwag kang matakot. Andito ang mga vlogger, andito kami, andito ang 31,600,000 na sumusuporta sa'yo. Salamat po, magandang hapon sa inyo. Salamat! Ano pa, sir, ano pang mensahe mo kay Kawatano? Ang mensahe ko, Kawatano, yung 10,000, ibalik mo na sa amin. Ano kami, miskamin. Nagpapaligoy-ligoy ka pa. Sabi mo, sa general mo kinakaltas yun. Ibig sabihin, kurap ka pa rin. Eh, dapat, huskan ka ng mga general eh. Sir, pwede ba kaya na kaya nanalo si Kaitano dahil sa doon sa sinabi at hindi ka sinabi na ibibigay niya yung 10,000? Oo, nanalo. Dahil sa pangako na yun, marami na nga nagagalit na yun ng mga kapitan eh. Dahil ang inaaway ngayon ng mga tao eh, yung kapitan eh. Bakit wala pa raw yung 10,000 eh? Ngayon, nagpapalusot naman si Cayetano. Wala na raw siyang magkuha dahil ibinalik niya na raw sa general yung mga kinuha niya doon. Si general, nadamay na eh. Naniniwala ka ba na hindi balik? Ako naniniwala. Asan na kaya yun? Pera na yun? Ako! Binulsa niya na yun. Ilagay niya yun sa account niya. Alam niyo ba kung saan ang account niya? Yan yung hindi natin po alam kung saan ang account niya. Baka sa misis niya. Kaya Kawatano, hindi kita tawagin Kayatano hanggang hindi ka fan. Sumama kay BBM. Yung 10K, bigay mo na, iniskam mo kami. Nabudol. Nabudol mo kami. Grabe ka nang mangbudol eh. Kaya ka nalo dahil sa 10K. Sabi mo, buwan-buwan magbibigay ka ng 10K. Nasaan yung 10K ngayon? May nakatanggap na raw ah. Walang nakatanggap. Yung 500 lang na binigay ni Duterte na halawan. Baka nakatanggap ka lang, doon na 10,000. Wala! 500 lang natanggap po yung nanggaling kay Duterte. Ang layo, 500? Oo. 500 lang pala eh. Saka yung sinasabi niyong Petro, ibabalik na sa atin yun eh. Ah, yun. Miralco. Yung Miralco naman, bababa na rin yan kasi itatayo na natin yung nuclear power plant sa kasi Barcoleta ng Energy Secretary. Paglilitis yan kay Pangilinan.
Kaya lahat ng violation niya, hanggang sa bumalik sa atin lahat yan. Lahat ng nawala, babalik na yan. Yes! Kaya mga vlogger, nagpapasalamat tayo dahil tayo ang pinili ni Marcos ngayon ng mga magbantay sa kanya. Kaya sa June 30, sana yung 31 million point 6 pupunta doon lahat sa museo para mapatunayan nila. Kaya kayong malabo ang mga pananaw, kayong mga nababayaran, mas gusto nyo yung binabayaran kasi naghihirap ang bansa at mga anak nyo, pumupunta sa gubat, nag-EMPA, naghihirap, magbago na kayo. At kayong mga estudyante naman, sumunod kayo sa magulang nyo, gaya yung naganap doon sa Asinda si Bisita na naman yata sa San Ramon, pinagtatabas na naman nila yung mga tubo doon. So, yung pala, nung natuklasan, mga MP pala makasama nila doon. Tapos, nagdala ng sangkatutak na media si Lubredo, nasabi, human rights, human rights. Nasaan yung human rights na yan? Human wrong, nasaan? Hindi alam nyo yung human rights, hindi nyo alam yung human wrong. Kaya, kung mga katanungan nyo kababayan, ay masasagot lamang ito, kung magsisalima kayong lahat at sumama kayo sa patakaran ni BBM. Ngunit kung puro kayo kontra, hindi tayo magtatagumpay. Lahat, yayaman kung susunod. Nagpapasalamat nga tayo sa mga vlogger eh. Kasi kung hindi sa mga vlogger, hindi na ka tayo si BBM. Wala sana tayo Marcos ngayon. Patuloy sana ang hirap natin ngayon. Kay BBM vlogger. Yung sinasabi kanina, yung nagpatuto dito na taga-Samar, yung gold, totoo yun. Sinabi pa ng papa ko sa akin yun. Kaya bantayan natin, alagaan natin si BBM. Siya ang susi ng pagyaman natin at pagtatagumpay natin sa ating bansa. Kung hindi man natin ito makamit, makakamit ng anak natin, mga kapwa-puhan natin, ito pala yung ginawa ng mga magulang ko, kaya kami umaman. Kaya may libre mga pag-aaral, babalik na ulit daw yung natriban. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating presidente na si PBBM at si Inday Sara Duterte. Kagabi, ipinok na ma-erequan na siya, nanumpagat siya. Nanood ka magagabi, sir, sa proklamasyon ni Ma'am Sara? Oo, nanood ako. Kaya nagpapasalamat ako, Inday Sara, sana yung sinalita mo, magawa mo. At huwag mong lalabanan si BBM, pag linabanan mo si BBM. Supporter at loyalist ng Marcos ang kalaban mo. Paano yun, sir? Si Ma'am Sara na ngayon ang maghahawak sa ano? Sa education. Ay, di, mas maganda. Parang ipasara na yung kan na yan. UP na yan. UP. UP yan eh. At magkakaroon na tayo ng mga panibagong libro. Maayos na libro. At totoong history. Sir, yung UP po. Ay, yuyupiin na yan. Yuyupiin na yan. At darating ang panahon. Yes. Mahuli na rin yung Juma season na yan. Pag nahuli na yung Juma season na yan, tahimik na ang ating bansa. Kaya lahat ng ambasador pumupunta sa atin dahil langis, pinakamayaman tayo. Gold, pinakamayaman tayo. Yung deuterium, yung deuterium, yun yung langis. Deuterium, sa may Surigao, sir. Sa kapanahon kasi ni Kore yun, hindi niya inasikaso. Opo. Kaya ngayon, sa panahon ni BBM, masikaso na yan. At lahat magkakaroon ng beneficiary yan. May pabahay ka na, may trabaho ka pa, may sahod ka pa, may allowance ka pa, libre pa pag-aaral ng iyong anak. Yung sabi nga ng si Dralyn Marcos, may 24 million pa. Iwag kung saan mapupunta yun. Baka sa anak na natin, ako natin. Pag dumating yun, napakasaya. At tayo magiging superpower ng ating bansa. By 2052, 2040, 2030, mayaman na tayo. Baka sakali, biyaya ng Panginoon. Mga vlogger, hindi na kayo magiging vlogger. Baka kayo na ang hawak ng media. Oo, magpatatayo tayo ng pinakamalaking media. Yes! Sir. Kaya amen. Salamat. Kasi sa panahon sana, nung ibagsak si Marcos at meron sana ng vlogger, hindi nangyari yun. Oo, oh, tama tayo. Kung nila sana siya sa Paway, hindi rin nangyari yun. Napakaraming supporter eh. Kaya di nyo ba alam yung mga nag-rally doon, peke yun, pinagbabayaran lang yun. So yung EDSA, sir, peke yung EDSA? Peke yun. Yung pagpapasabog doon, sa kanila pa rin yun. Sila lang pa kana rin? Sila pa rin. Sino pa kana, sir? Pakana lahat ng mga kino yan. Yung ito rin din, sir, gaya ka productivity channel. Oh. Ang sabi na, pababa sila. Na magawa ngayon ni Madam Imelda ang IMF na pinakausap niya noong 1998 na hinarang na Senado noong mga panahon. Lahat ng mga plano ng mga Marcos noon na pagpapaunlad, mangyayari na lahat yan. Wala na magiging hadlang. Tayo lamang, yes, kailangan magbantay, mga vlogger, mga supporter.
tayo lamang. Sa atin ang susi ng kayamanan ng bansa. Mga estudyante, sabi ni Dr. Rosel Rizal, sila ang pag-asa ng bayan. Bakit sila naging problema ng bayan ngayon? Ngayon, panahon ni Marcos, magiging pag-asa ng bayan na sila ngayon. Kaya kayong mga nagrarally sa UP, umuwi na kayo. Kayong mga teacher, kayong mga pare, dapat salita lang ng Diyos ang ituturo nyo. Si Padre Robert Reyes, ano masabi natin, sir? Ano masabi natin, impiyan. Sa turukampo, impiyan pa rin yan. Human rights, sila ng human rights, human wrong, walitin na nila alam yung human wrong nila. Kaya ang masasabi ko lang dyan, mga kababayan, isang tanong lang, mga anti-Marcos, sa panahon ni Cory, umaman ba kayo kung naghirap kayo? Oh, yan. At bakit nung kinidnap si Marcos, ay pinasok lahat ng kwarto niya, kinuha yung mga brief, yung mga panty ng manak, mga tipanty ni Milda, lahat ng mga ginto na yan. Hindi naman sa kanila, sino bang magnanakaw? Marcos o Aquino? Yan lang pang tanong ko sa inyo. Ngayon, ano bang nakikita nyo ngayon, di ba hirap? Ngayon, sila ang dilim, Marcos ngayon ang liwanag. Tama ang sinabi ni Rosradamos, ang ipinanganak ng September 13, 1957, at Chair of the Tiger, siya rin ang Tigre, at si Edralyn Marcos na bisita niya raw yung pitong island. Ibig sabihin, kaya number 7 siya. Yes. Kaya sabi niya ni Lobredo eh. Anong sabi niya? 106 island. Grabe, wala yung one doon. Nasaan layong nasaan layong 6 island? Baka ano tayo? Pakinintan niya. Nag-aaral ay wala sa isip? Lutang eh, lutang. Tapos pag nag-ismiss pa siya, mayroong kakutikos siya. Samantala si BBM, walang kakutikos. Si Dralin, walang kutikos. Kaya ang masasabi ko lang, kababayan, ang mga Marcos ay malinis. Huwag susilang usgahan. Yes. Ang mga Aquino talagang totoong magnanakaw. Ang mga Aquino talagang nagpahirap sa ating bayan, hindi ang Marcos. Kaya salamat. Dahil nabuhay at nakatayo ang Marcos ngayon, nandito kami mga vlogger, nandito kami mga supporter. Natatayo sa iyo, PBBM, hindi ka namin pababayaan. Babantayan ka pa rin namin sa Malacanang. Kaya, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat ikaw ay pag-asa ng bayan. Kaya, ikaw Sandro, bilang congressman, nagpapasalamat ako sapagkat ikaw ay pag-asa ng bayan. At di natin alam itong mga UP na yan, UUP na lang natin at yan. Kaya, salamat po. Mayro pa bang katanungan? Sir, ano pong masabi mo? Masabi, nabisaya ko tuloy. Ano pong masabi niyo sir kay ano sa mga estudyante sa UP na talagang kahit sobrang init, andun sila, oh? Nalason kasi yan. Opo. At tinakot ni Lobredo na kung hindi sila mag-rally, wala silang grado. Gone. Ngayon, dahil wala nang bababa na si Lobredo, di bumaba na sila, parang di sila madamay. Baka mamaya, di natin alam dahil kung tao lang naman ang Marcos, tao lang naman din tayo. Baka mamaya, opo, pag-aristuin sila, kawawa lang sila. Opo. Gaya yung nangyari doon sa pagsagas doon sa security dito lang sa may Mandaluyong. Opo. Oh, mayaman siya kaya sa media lang siya nagpapakita. Hindi pwede yan. Pag si BBM, pantay-pantay, walang mahirap mayaman. Pantay-pantay na mayaman na tayo. Oo. Kaya nga, si Sir BBM, dumating na. Yan na. Ayan po, dumating na po si President Bongbong mga bayan. Ayun na po, si President Bongbong Marcos. Karating na. Yung sinabi ng estudyante, pag nanalo daw si BBM, mag-upas na sila. Ay, di mas mabuti. Para nakatasok yung iba. Tama. Bakit? Mananakot sila? Pinapakain sila ng gobyerno? Pinaparal pa sila ng gobyerno? Kasi pera ng gobyerno yun. Pera lang ng gobyerno yun. Tsaka mga tax ng mga tao yan. Tax natin yan. Bawat binibili natin, may mga tax tayo. Yes. Mabuti mag-mukout na sila para yung iba na mag-aaral. Nanakot pa sila, sir, no? Na mag-walkout, mag-welga sila sa pag-aaral. Punta sila lahat sa bundok, parang pasabugan sila doon ng bumbong missile. Sandro! Kagulo mga bayan, dumaring si Sir Sandro Marcos, andito ngayon. Ayan, nagwawala itong mga batang ito.
Nagwawala yung mga kabataan dito mga bayan, si Sandro dumating. Baka galing po ito yung Davao, galing po ito yung Davao yata. Yan, umiyak yung mga bata, umiyak. Excuse me, patanay. Sandro Marcos. Sir Sandro Marcos. Umiyak yung mga bata, nag-umiyakan, nag-iyakan. Mag-e-pinang Sandro, kapat. Mag-e-pinang Sandro, sabi dito. Opo, di ba si Sandro galing pa yung Davao, ma'am? Opo. Bakit ka umiyak? Kasi bakit, ano nga, minalaman ako sa kanya kahapon. Anong nalaman mo? Secret na lang kung ano yun. Kasi nakalita ko siya. Anong nalaman mo? Uy, baka... Girlfriend ko siya. So, syempre para sa ano... May girlfriend si Sir Sandro? Kaya so, umiyak talaga ako kahapon. Bakit ka umiyak dahil wala ka ng chance sa kanya? Hindi. Kasi ano, opo. Dapat na kasama niya. Kasi okay lang naman kasi sa amin, bakit opo. Kailangan niya pailihin? Tapos ngayon, sabi ko sa kanya, ayoko muna siya makita, pero ngayon, kasama mo. Pero ngayon nakita ko siya, parang bumalik yung sakit. Nasaktan ka na may girlfriend na si Sir Sandro? Marla ko naman, kawawa naman si Bibi. Ayan. Ano mo Bunso, kung mahal mo si Sir Sandro, support na lang. Dapat tuwa po tayo na may girlfriend siya. Opo. Kasi hindi naman natin hamak yung puso niya. Kaya yun, supportahan ko pa rin siya. Ipagdasal pa rin na rin siya na ano. Opo. Sabi ko ayoko na, ayan na muna, lailo muna ako kay Sandro. Tapos ayun. Bakit sabi ko sa kaibigan ko yung kotse ni Sandro? Opo. Yun, nasulat ko ako ng papa. Ay! Ayun ko na! Diba? Ay! Bunso, tanong lang kita. Mahal mo ba talaga si Sandro, Sir Sandro? Sobra! Oh no! Nasaktan ka, Bunso? Nasaktan ka? Opo. Hindi naman niya kasi kailangan magsinungaling sa amin na opo. Meron na siyang girlfriend. Tanggap naman namin. Taga saan yung girlfriend ni Sir Sandro? Bacoor lang. Taga Bacoor? Bacoor. Sugurin natin. Tanggap niyo. Opo. Sana man lang maago na sinabi sa amin. Wala siyang pinagpapangalan pero... Ako alam ko pangalan. Alam ko pangalan. Kilala ko rin naman siya. Artista! Sino artista na yan? Pero alam ko ang girlfriend niya, taga Pasig. Hindi bang pangalan? Asaya-saya ko kahapon, tapos tumapos yung video na yun. Oh, may girlfriend pala si Sir Sandro? Hindi ko na alam yung gagawin ko kahapon. Opo. Hindi ako nagpakita sa nanay kong video. Hoy, bumalik! Bumalik! Oh no! Eh, nag-iyakan. Bunso, bakit tayo na iyak, Bunso? Sanong, baby? Bunso, pwede, may baby, baby? Bunso, bakit ka umiyak? Sige na. Ha? Bunso, sige na po. Bunso, sige na. Interview ko nandali. Sige na po. Bakit kayo nag-iyakan? Nag-iyakan si Sir Sandro? Ha? Ha, Bunso, bakit kayo umiyak? Ito umiyak. Sa sobrang saya ba na nakita si Sir Sandro personal? Ha? Simple lang Bunso, no? Ayoko na kung ha? Lalabas pa yun ulit na, malalabas pa yun ulit maya. Sandro, kung may kasalanan ba siya? Kaya, ano ba yung ano 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 y
Kakalay, Bunso. Master. Jam. Okay, tapos. Okay, sabwa. Yan po ba yan? Nagkaano rito, no? Nagka-tension. Yung ating mga kapataan. Ito, Bia. Kuya, pahingin ako na ano. Thank you, Bunso. Grabe ang tiliyan. Umiyak sir, umiyak. Oh, grabe ang tiliyan. Galing ba yan si Sir Sandro? Sir, Dabaw. Yan po ba yan? Talagang tiliyan itong mga batang ito. Grabe si Sandro. Grabe na ba yan, yung kabataan nito talagang nag-iyakan ng husto, no, na nakita si Sir Sandro. Ayan. Sobrang iyak na iyak. Ayan, oh. Ayan, like, share, subscribe tayo. Salamat. Bunso, sige na, Bunso. Bunso, sige na, konting interview lang. Sige na. Bunso, sige na, kung tayong interview lang. Ayaw. Ayan po, mabayan. Alam, pando ka lang sa ano. Ah, hindi ba alam na nanay mo na andito ka ngayon? Ay, alam ni mama. Alam. Mamaya, video. Hindi, sa YouTube lang to be? Sa YouTube lang. Sige na, interview lang, Bunso, konti. Konti interview lang, sige na be. Ano pa yung naramdaman mo nung makita si Sir Sandro? Ah, masaya. Bakit tayo umiyak? Wala. Sa sobrang ano, sobrang tuwa? Ang tagal na namin naghihintay sa kanya dito eh. Ay, ilang linggo na nakantay dito? Isang buwan na? Oo. Isang buwan na. Bakit isang buwan na pero first time lang yun yung makita ngayon si Sir Sandro? Oo. Ah, ngayon lang? Oo. Anong kasi hindi namin naabutan. Ganon. Ah, kasi nung nakaraang linggo nakita niyo si Sir Bini, ano? Ayan. Kaya napaiyak yung mga kabataan dito dahil sa sobrang tagal nila nag-antay, mga kabayan, na makita in person si Sir Sandro Marcos. Ngayon lang, first time nila makita. Kaya sobrang tuwa itong mga batang ito. Bunso, may tubig mo kita. Sige na, Bri. Sa YouTube ito, nakalive sa YouTube. Mahiyain naman eh. Ayan, grabe mga kabayan, sobrang saya ng mga kabataan, no, kaganina na makita ang ating congressman ng Ilocos Norte, no? Grabe. Yan sir, oh. Ano masasabi mo sir sa mga batang ito? Ito lang isang buwan na sila rito, pabalik-balik, araw-araw. Ibig sabihin talaga na napaiyak pa sir sa makita si Sir Sandro. Sila sa kalayaan. Opo. Kasi ito ang susunod na presidente si Sandro na naman yan. Pero susunod na presidente na naman ang Pilipinas. Opo. Kaya yung pag-iyak nila ay ibig sabihin isinisigaw nila yung kalayaan. Lalo kay Bibim, pag nakikita nila si Bibim, ganun din sila. Opo. Ibig sabihin, uhaw sila sa kalayaan, kumbaga sa alaman, kailangan nilang madiligan ng tubig. Yes! Grabe! Ang lalim ang sinabi mo, sir, ah. Wow! Grabe! Sobrang ano, sir, grabe ang talagang sobrang nawawala itong mga batang ito. Oo. Talagang iyak ng iyak eh. Hindi nila naranasan yung kaginawaan. Opo. Sila ay sila. Wow. Kasi hindi nila naabutan yung kaginawaan. Hindi gaya ng mga nauna sa kanya namin. Alam namin ang kaginawa. Kaya kumbaga sa halaman, kailangan nila lagi silang matilig para sa ganun, buos po sila. Yes. At si BBM, ang pag-asa niya na ng mga magiging anak ko sa Sandro, kasi yan ang magsasay ng presidente para sa kaunlad ng ating bansa. Congressman Sandro, katungo na naman yan sa pagiging pangulo ng bansa eh. Yes, tama sir. Sobrang ano, malapit sa mga espiritu yan, kumikilos. Hinahanap nilang tunay na kalayaan. Ayan. Sa halaman ng gusto nila, lagi silang nadidili. Kaya araw-araw sila nandito. Opo. Kasi ang sabi nila kanina, narinig ko na sinabi nila sa akin, hindi raw malagang pera, basta makita nila lagi ang mga tatayo ng bansa na magpapamunda. Yes. Sila yung mga kabataan na magiging pag-asa ng bayan ngayon pa lang. Opo. Hindi na kabataan na magiging problema ng bayan. Kasi si BBM, si Sandro ang magiging leader niya upang
ang pagkabataan, sabi ni Dr. Roserita, may mga pag-asa. Kaya ang katulad nila ay isang alamat na paano sila mamumulakla at mamumukadkad kung hindi sila matitilig. Ganun lang ito sa ligin. Kaya bukaw sila sa kalayaan. Matagal na yan. 32 years na naghanap sila ng tunay na kalayaan. Kaya kayo pong aming mga kababayan, OFW, kung ang inyong mga anak ay nakakaramdam ng lungkot, pumunta lang kayo dito sa headquarter. Yes. Mawawala ang lungkot ninyo dahil andito si Sandro, andito yung andito yung si BBM na magpapasaya sa kanila. Yes. Kaya kahit man lang sa salamin siya nasisilayan, nag-iiyakan ng kabataan ito. Kaya ito ang magiging progress at pag-unlad ng ating bansa. At masasabi natin na ito na ang panahon ng kabataan ay magiging pag-asa ng tayo. Yes, tama tayo, no? Yan. Ano pong naramdaman nyo kaganyan tayo bilang ano tayo, lalaki naman tayo. Nakita na sila natin na personal ulit si Sir Sandro. Anong masaya tayo kasi may susunod na naman na tatayo na naman na ipagpapatuloy yung trabaho ni BBM. Yes. Naniwala ka ba tayo may nabalitaan tayo na ang Marcos daw ay mamahagi ng ano ng ayuda na umaabot daw ng ano totoo ba yun? Yun ang sabi no, million, ng iba. Million? Hindi, kada pamilya may 20,000. Totoo ba yun? Hintayin natin. Mahirap magsalita ngayon. Baka makayatano tayo eh. Opo, no? Mahirap magsalita ng fake news. Yan, kailangan patunayan muna natin. Kaya yan ni BBM. Kaya yan. No? Kaya yan. Baka kunti lang yan. Idol, may tanong kita. No? Kanina kasi may nakakausap kita kanina. Sabi ko, Idol, nag-tending ka sa ano natin. No? Ayan. Meron ka sana inumukay sa atin. Kaya lang naka-live tayo. Sabi ko, ikutulad natin para kung ano man. May problema, sumasabta din natin. So ano ba? Okay, umpisa natin. No? Ano ba yung pwede ang sabi mo kanina na pwede mo inumukay dito sa atin? Ano ba? Patukutan. Yung tinatawag nga na surprise niya, Dutoryum. Dutoryum. Dito, sir. Gitna. Sa dami ng mga presidente, si Marcos lang ang nangakpayaman sa ating bansa. At yun, inutusan niya ang mga scientifico upang tuklasin ang kayamanan ng bansa. Kaya itong si Cesar Escosa ay nakita niya na inutusan niya upang maghanap ng mga equipment na magagamit. Ngunit, nung bumalik siya, nakakuha siya nga ng engineer. Opo. Nakakuha nga siya ng mga architect. Pero ang nangyari, hindi na kayanan na anod yung mga equipment nila. Kaya ibig sabihin, ay hindi pa yung oras. Kaya, pinausap ito si Cory Aquino na kung pwede na maging isa siya sa tinatawag na magpapatakbo nito upang mabuksan ang ating langis. Saan nyo? Sa Siargao? Siargao. Ngayon, ang ginawa naman ni Cory, hindi niya nasikaso. Kaya sa panahon ni BBM, mangyayari na ito. Kaya ngayon, ano naman, sir, ano man kaya masahan natin dito sa patukos sa langis dito sa Siargao? Ang masahan natin dito, tayo magiging maunlad, hindi na tayo mag-angkat, tayo na ang bibilhan ng mga iba't ibang mga dayuhan. Isa na tayo, no? Isa na tayo sa pinakamaunlad na bansa. At the same time, makikinabang din mga kababayan natin, patukos sa magbigay sila ng halap buhay. At tama. Ito nga, sabi ko, itong tutorium na ito, ito ang magpapatunay na magkakaroon ng benepisyo tayo. Kaya kailangan tayo magpatala bawat isa ng ganito. Kaya, ito, halimbawa, yayaman tayo mga magulang dahil mayroon tayong beneficiary, pwede na naman natin ilipat sa mga anak natin yung pera na binigay sa akin. Dahil ito, isang basis lang ito. Opo. Isang basis lang yan. Kaya ang masasabi ko lang, na sinabi ko kayo ng surprise, sa lahat ng presidente na dumaan, si Marcos lang nakatuklas. At ang magpapatuloy ngayon dito, ang ating Pangulong BBM. Umorder na yata siya taon ng buwan eh. Mga ng pang-sip-sip, yung submarino. Submarine. Tapos, itong Petron, ibabalik na raw kay BBM. At kung maging mapatayo kay Marcoleta, pakaibayot na rin itong electricity na to, pati itong tinatawag na Maynila. Opo. Sir, ulitin natin kasi nabi nyo na salat tayo. Dito naman sa pagkukobin natin, no, naka-video tayo. Oo. Sa ano pang pinangawakan na posisyon ngayon ni Atty. Larry Gatong? Ang pinapangawakan niya ngayon ay tinatawag na
Tiger Warrior Loyalist Marcos. So hindi pa naman talaga po tayo mabigyan siya patungkol dito sa ating dahil wala pa 1 year, no? Oh, hindi pa siya pwedeng maging kabinete kasi isang taon pa. Pero itong binigay sa kanyang kwan na role, kasama na tayo lahat sa mga loyalist na yan. Opo. Siya ang mamumuno. Siya ang mamumuno sa atin, lalo yes. sa mga vlogger. At nakikinita ko na ang pagiging vlogger natin, ay hindi na tayo magiging vlogger kasi magkatayo yata si PBM ng mga istasyon na yung mga hawakan nyo na hindi na cellphone, malaking video na. Dahil yung GMA na yan, pag-aari pala ng Marcos yan. So yung pangalan pa yun kay Amy Marcos. Bakit naman si pag-aari ng mga Marcos? May share daw ang mga Marcos dyan. Ibig sabihin, pag-aari talaga ng... Ang ABCD yan, sino pang may-ari ngayon? Ngayon, nabili na yan ni Villar. Nabili na yan ni Willy Rebillame, nabili pa yan ni Kibuloy, hati-hati na sila. So, po sila tatlo? Oo. Van Villar, Willy, saka si Kibuloy. Kibuloy? Kaya ngayon, ang style ngayon ng mga IBCB na yan, vlogger na lang sila. Mas mataas nga ang kalagayan nyo ngayon kasi sa Malacan nyo. Kaya noon, tayong kawawa, ngayon tayong sikat. Kaya ang tanandang sagot at tanong ngayon ng maraming kababayan, sir, bakit kitang-kita na kayo ngayon at kilala-kilala na kayo? Kasi sabi ko, ito'y ginagawa namin alang-alang sa ating bayan, sa mga anak natin at magiging apo natin. Kung walang tatayo na matapang, paano tayo makakatakas sa tinatawag na kagulahan at kahirapan? Opo. Kaya itong mga batang ito, kaya sila umiyak nung nakita si... Sobrang iyak! Grabe ang iyak tayo! Sandro Marcos. Talagang galuhol sila pag-iyak. Grabe. Si Sandro Marcos, saka si Ma'am Lisa Araneta kasi, kumbaga... Nakikita na nila. O, nakikita na nila yung mga pangitain na magaganap sa kanilang... Yes! Na kumbaga nga sa halaman na yan, kailangan nila ang magdidelay upang sila yung mamulaklat at mamumukat ka. At sila rin mag-aani. At sila rin ang mag-aani sa kanilang pinakunguran. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng pinakamagandang buhay at pinakamaunlad na bansa. Amen. Magaganap ito sa panahon. Kung hindi man, isa tayo. Oo. Baka, kung ito hindi pa may sa katuparan kay Didin, baka kay Sandrunan. Pero alam ko, makakatikim din tayo dyan. Yes. Tayo lang nga, kumbaga, ang tanim, tayo rin ang mag-aalit. Ang tinanim natin ngayon, kasipagan, kabaitan, pag-uunawa, dahil kung hindi ang mga vlogger gumalaw sa panahon ng eleksyon, walang BBM na makakatayo ngayon. Kung hindi natin pinanalo si Duterte, mahirapan rin pa rin tayo ngayon. Kung hindi rin si Gadon, si Clinchong, si Marcoleta, wala pa rin. Eh ano naman po yung napapanood natin ngayon sa social media, no? Tungkol kay Black Belty, no? Talagang ito, solid BBM to, no? Pinaglalaban niya talaga si BBM patungkol sa ibang mga media at sa mga ibang vlogger niya pinglawan, no? Sabi ng isang babae na vlogger, no? Nireaction video na panood natin to kagabi, no? Pinagpuyatan natin. Ang sabi raw, nung kabilang pinglawan, sabi ng isang vlogger ng pinglawan, BBM, asan na pinangako mo 20 pesos to 30 hindi pesos? Hindi pa nga nakakaupo eh. Kahit 10 piso kaya niya. Sa yung sagot ni Black Belty, hindi pa po nakaupo. Hindi tinutulik pa nga nila. Eh. Ay, ikaw para sa ano pa maging ano natin. Tingnan na lang natin si Cayetano. Nasaan na ngayon yung 10K? Panalo na siya. Nasaan yung 10K ngayon? Hindi, pinangako niya yan. Pinangako niya yan. O, ngayon, ginugulo nila ngayon ang kapitan ng mga kababayan. O, kawawa yung mga kapitan ngayon na sinisigil. Nasaan na yung 10K? Oh. Yan ang sinabi ni Cayetano. Oh. Ano ba, nabudol ba tayo? Nabudol! Nabudol tayo! Budol na budol! Kagaya ni ano sir? Kagaya ni Ruben? Ano masasabi mo kayo no? Cayetano? Ang masasabi ko lang, Cayetano, huwag ka magsalita ng takos. Opo. Huwag mong kualipos tayo si BBM. Kasi, kumbaga, nagpaplano pa lang eh. Ahaglangan mo tama, na. Tama. Eh kumbaga, sa umaagos pa lang eh, tatabunan mo kagad. Eh paano makakaagos yun? Opo. Diba, baka diskarte lang ni Cayetano yan sir para sumikat siya. Kaya nga eh, pero budol yung ginawa niya. Pero dapat ginawa niya. Gusto naman talaga niya gawin yun. Yung 10,000 yan. Sa ilang milyon tayo populasyon sa Pilipinas. No, kung wala sa support ng mga nakakatas, sino kaya mapagbigay sa kanya? Mangyayari sana yun kung hindi niya kinontra si BBM. No, dahil si BBM ang daluyan ng pagpapala. Si BBM ang alon. Si BBM ang agos. Opo. Eh, sinasarhan niyang pilit eh. Opo. Para lumihis sa kanya. Ngayon,
pagbibintangan niya ngayon yung mga general like dahil kinuha na raw yung mga general, yung mga share nila, kalukuhan niya. Kaya si BBM yung pinatawag na ako. Kaya dapat, pag umago, pag usarhan, parang tuloy-tuloy. Opo. Kaya itong mga kabataan ito, historito talaga. Grabe nung kabataan. Naghahanap sila ng tunay na kalayaan. Dahil sabi nga ni Marcos noon, nung hindi pa siya nananalo, ipinagdiriwang natin ang araw ng kalayaan. Pero bakit? Hindi pa natin nakakamit. Hindi pa rin tayo malaya. Pero ngayon, magsisimula na tayo ngayon. Yes! Wala naman. Ano pang ano natin ni Ruben Tay na talagang binudol din ng ilan ba yung bumoto ni Sir Ruben? Ay talagang mataas siya, 25 million. Kung ganon, nabudol ni Ruben yun. Parang nabudol tayo ni Ruben eh. Kasi magkakampi sila ni Kawatano eh. Ay, nako, Diyos mio. Sa kasi Kawatano, wag ka nang maglinis-linis kasi opo. Alam na yung karakas mo nung ikaw pa lamang ay nakaupo na congressman. Marami kang hindi sinali sa listahan. Opo. Marami daw hindi pa nakakakuha ng mga ayuda. Kawawa naman sila. Pero sabi ni BBM, dahil ang nakaupo ngayon ay si Erwin Tulfo, bibigay niya sa pamamagitan ng digital. Iyakan yung mga bata. Kaya yung mga batang yan, yan ang magiging pag-asa ng ating bayan. Yes, nakikita tama po. Ng kanya na lang generation. Talang grabe, umiyak kanina. Kaya yung mga nasa UP, yuyupin natin yan. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga security, sa mga police na walang sawang nagpapantay kay PBM. Opo. Kaya dapat i-promote yan. Yan ang hilingin ko kay PBM. I-promote yan. Yes. At magiging tubli pa ang mga sahod ng mga yan. Kasi masisipag sila, eh, mababait, magagwapo pa. Magaganda pa sila. Niwala ka ba tayo na ano na pag upo na talaga ni Sir BBM, lahat ng mga kabataan na gusto mag-aaral ay libre? Libre! Mayroon pang tinatawag na latriban. Oo. Pati pagkain. Wala na silang problema. Merienda. Lahat libre yan. Pati mga isusot, libre na yan. Mayroon na yan lugaw. Mayroon na. Ay, wag lugaw. Hindi, lugaw na ano, bulgor. Yung ano, ayaw, yung, pwede yan. Wag yung kulay pink. Oo, wag lang. Kaya, ang masasabi ko lang sa mga bata na nagrarally, mag-isip-isip na kayo ngayon. Opo. Bago mo po sa BBM, magbago na kayo, umalis na kayo. Yes, tama. Kasi pag di kayo umalis dyan, maabutan kayo ng ultimatum dyan. Oo. Pakakapwa nyo kabataan din ang pakakalaban nyo dyan kasi sila na ang mag-aaral kayo, mawawala na yes. Kayo dyan. Tay, niwala ka ba tay na yung halos kadalasan nag-aaral dyan sa UP ay mga mayayaman? Oo, mayaman talaga naman eh. Oh. Marami nagpapatunay. Wow, grabe no? Mga anak yan ng mga general, anak ng mga senador. So bakit yung mga mayor? Bakit yung mga mahihirap tayo ay hirap rin na hirap mag-aaral dyan? Paano silang hindi may... Dahil walang... Si BBM. Ayan na po si Sir BBM mga bayan. Ayan na po. Ayan na yung convoy ni Sir BBM. Ayan na. Ayan yung mga Fortuner. Ayan na po. Ayan na po yung... Ayan na po si Sir BBM. Ayan na po. Nakapasok na ba yung convoy ni Sir BBM? Ayan na. Nakapasok na. Dito tayo. Mahiyak na naman itong mga batang ito. Talaga naman. Sino, Bunso? Pa-interview ka na, Bi? Maya, ha? Pa-interview ka, ha? Nagbo, mga kababayan, andyan si Sir BBM. Papasok na. Papasok na po ating Pangulo. Wait lang po, ha? Bayan, nakikita niyo si Sir BBM? Ayun, umiyak ng itong batang ito. Umiyak na naman. Ayun, umiyak siya. Nag-iyakan ang mga kabataan rito. Grabe, nakita si Sir BBM. Uy, tinulak niyo na. Huwag naman ganyan. Hindi pa interview na Bonsobe.
Bunso, bunso. Sige na, bunso. Ano-ano ang naramdaman mo, bunso? Anong naramdaman mo? Ha? Bakit ka umiyak ng gusto? Ha? Sige na, bunso. Anong naramdaman mo kanina nakita si Sir Miguel? Opo! Ay, ito na lang. Piliin mo na. Sino ba ang... saan ka talagang sobrang mong... sobrang naiyak ka? Kay Sir Sandro. Sir Sandro o kay Sir Miguel? Kanina lang. Ha? Bakit ka uiyak ng iyak? Kanina ka pa uiyak ng iyak. Pagkapagalitan tayo yung nanay mo, uiyak ng iyak. Shout out po na. Ayan, shout out po na. Sino yung naka-live? Live kayo? Live kayo. Shout out na sa ano? Sa TMO. Sige, message yung kay Sir Sandro. Message yung kay Sir Sandro. Okay. Sandro, kahit ano mangyayin. Dito lang kami. ilang buwan na kayo dito babalik-balik? Ha? Buwan lang. Isang buwan. Isang buwan. Tapos, ngayon lang ninyo na-tsempuan si Sir Sandro. Yung mga kapatid niya, pabalik-balik dito. Opo, pero siya lang ngayon. Kaya tunubuhos yung iyong emosyon, no? Na nasilayan niyo ang inyong future husband. Ayan, grabe itong mga batang ito, mga bayan. Sobrang, okay, ilabas niya na lang muna si ano. Sino? Si Attorney Lisa, okay na kami. Kahit na lang si Sandro. Attorney Lisa. Si Mang Lisa, ay parang pagod yata yun. Ay, grabe lang yan na. Ha? Alam namin. Uy, ano pala ang message mo kay Ruben? Ha? Ang message mo kay Ruben? Good luck, idol! Ayan. Idol na lang. Ayan, like. Thank you so much, Monsa. Sobrang ano rito mga bayan. Ay, ito na. Abi, interview Bunso ha. Ano pong naramdaman mo kaganina? Nakita mo si Sir Sandro. Masaya po kuya. Opo. Masaya. Tsaka si BBM po, naiyak ako. ilang linggo na kayo rito? Ibabalik-balik? Parang araw-araw kayo rito, ano? Hindi po. Nung last week po, nandito rin po ako ng Pepes. Nakita ko po yung tatlo. Sir Sandro, nakita niyo Sir Sandro noong unang... Opo, yes. Tapos ngayon rin po. bakit kayo umiyak ng gusto? Hindi po. Hindi naman po ako naiyak ng gusto kay Sandro. Kay BBM po kasi. Kay Sir BBM? Opo. Iba po kasi yung... Naramdaman mo kay Sir BBM? Ano bang naramdaman mo kay Sir BBM? Pwede bang i-share mo sa buong mundo? Ano? Naka-live tayo sa YouTube. Masaya ko kuya. Opo. Pag nakikita ko siya, ganun po yung feeling ko. Alos maiyak-iyak ako. Kahit ilang beses ko nang po siya nakikita. Ay, wow. So... ikaw be. Nag-aaral ka ba, Bunso? Nag-aaral ka pa? Yes po. Naniwala ka ba na pag-upo ni Sir BBM, lahat ng mga kabataan na nag-aaral sa kolehiyo ay naniwala ka ba na libre yan lahat sa pag-aaral? Oo, good. Naniniwala po ako kasi... So, yan. Kasi gusto niya pong maano yung mga... Gustong mag-aral na kahit walang pera. Basta makapag-aral lang po. Ayan. Yan po mga bayan, si Bunso. Talagang naiyak ng iyak tong batang ito kanina. Nakita ko. Ayan. Last mensahe mo kay Sir President Bongbong Marcos. Mensahe natin. Ano po? BBM, mahal na mahal ka po namin. Ganun ka po namin kamahal. Ayan. Po. Ayan, thank you, Biha. Opo. Good luck. Mag-aral ka na mabuti kasi... sa darating ng mga panahon, libre na yung pag-aaral. Dapat yes, mag-aaral kayo mabuti. Saka na yung boyfriend. Okay. Aral mo na para sa future ninyo. Oh? Yan. Kasi yung ating Pangulo, naghihirap ng husto yan para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Lahat, mga kabataan. Oh. Ikaw, Bunso, ganun din ikaw. Mag-aaral ka pa. Opo. Anong grade ka na? Kung walang grade 11. Grade 11. Kung tatanggalin yun, college. Opo. Kung tatanggalin po yun ha, college na. Pero ngayon, feeling ko grade 10. Di ba tatanggalin? So, grade 11 pa lang. Grade 11 ikaw. So, maanuhan mo na yun. Iyak ka na ng iyak. bakit ka ba umiyak ng iyak? Uy, uminom ka na muna kaya ng tubig. Hindi, okay lang po. Ha? Okay na ako. So, kanina, grabe ka umiyak ha. Na kinakabahan na kami sa iyo baka Opo, sige. Tayo lang po talaga ako for today kay Sandro. Nasaktan ka tapos masaya.
Okay. Bakit? Kasi nasaktan ako kasi matagal niyang inamin. Kahit alam na namin. Opo. So ano po, dapat po muna pa lang po isinabi niya na sa amin na meron na siya. Girlfriend? Opo. Para hindi ka ano. Hindi kayo umasa? Hindi naman po umasa. Ano lang, parang hindi naman kami magagalit sa kanya kung inamin niya yun. So sana po talaga inamin niya nung una pa lang. Pero okay lang din naman, masaya ako para sa kanya kasi deserve na rin naman na kumaya. Opo. So ibig sabihin ngayon, medyo may kirot sa iyong puso? Literally yes, kasi crush ko siya. So, at ano mo si Sir Sandrock? Crush? Mahal? Mahal mo siya? Yes, opo. Gaano mo siya kamahal? Ano na lang ngayon, 99. Ha? 99 yung percent, yung 1% kay Simon na. So papalitan ko na 99% kay Simon, 1% lang kay Sandra. Grabe ka naman, bunso. Ay! Ganun pala, no? So, may girlfriend na si Sandra. So talagang nasaktan ka na nalaman mong ano, mayroon na siyang girlfriend. Opo. Alam grabe namin naman namin matagal na, kaso nga lang siya, inaantay namin na sa kanya mismo manggaling. Manggaling. So, yun na nga, sa kanya na mismo manggaling nung araw na yun. So, okay lang na. Okay na ako. So kaya, masaya na rin, masaya ako para sa kanya. Deserve niya rin naman sumaya. So, ayan. Support ko na lang din siya as a fan. So, okay yes na ako. Yan. Pero ngayon talaga, napaiyak ako kasi nga, sabi ko nga muna, di muna ako pupunta kasi alam ko, dederecho siya rito. So, opo. Nakita kasi Mami Lisa dito, sabi ko, ay, pupunta nga muna ako. Anong oras si Mami Lisa dumating? Kanina? Hindi ko lang po sure, basta napanood ko lang sa live. Maga, ni, maga? Hindi ko lang po, napanood ko lang sa live ni ano, Master Jam Love. So, opo. Ayun, sabi ko, punta na lang, punta ako ng bridge. Hindi ko in-expect. Nalalabas si sa, natumatid yung si Sandro. Kasi nakita ko yung sasakyan niya. Opo. Sabi ko, hala, si Sandro, di nga nagkamali. Opo. Si Sandro. Kaya grabe no, tulo ang luha mo. Bakit hindi mo pigilan, hindi umiyak? Talagang umiiyak ka talaga? Kasi usually talaga kahapon, umalis muna ako ng bahay para lang umiiyak. So, ayun. Hindi ko naman talaga in-expect na darating siya man sa HQ. Kaya, ayun, grabe na lang yung luha ko ngayon. Siyempre, bilang fans, nasaktan din. Kasi nga, yun yung pagkakaalam namin sa kanya na walang girlfriend. Kasi ayun niya, sabi niya nung campaign. Opo, na wala siyang girlfriend. Opo, yun. So, ayun. So, ngayon lang talaga, kahapon lang na-reveal. Kasi wala naman siya sinabi yung pangalan, pero okay na ako. Masaya na ako. Baka naiyak ka dahil walang girlfriend. Ay, hindi. Sa kanya na mismo nang galing na may girlfriend na siya . Mayroon na talaga. So ngayon talagang hindi mo maramdaman ang iyong feelings, B? Talagang ano ba yung feelings mo ngayon? Sobrang sikip or ano? Ano ba yung talagang half day yung puso ngayon? Di ko mapaliwanag kasi nga kanina wala. Sobrang sakit talaga? Wala ako sa mood kanina. Oh. Pero nung nakita ko si Pops. Nakita mo si Sandro? Si Pops. Opo. Okay. Si Sandro kasi wala na yun. Parang ano na ako, naglaylo na talaga ako. Naglaylo ka na sa kanya dahil taxil siya sa iyong pag-ibig? Hindi na sa taxi, parang pinigilan ko muna yung sarili ko para sa kanya. Yan. Pero nung ano, lumabas si Pops, naging okay ako, nakita ko yan. Na si Pops. Kaya umiyak ka ng husto? Opo. So, kumbaga doon mo binuhos sa kanyang ama ang sakit na ramdaman mo kay Sandro? Wala naman tayo magagawa kasi hindi naman natin hawak ang puso ni Sandro, hindi natin madidiktahan yan, kaya okay na support natin si Sandro. Ayan. Ipagdasal lang natin no, na successful at matulungan niya lahat ng mga ating mga kaubayan. Mm-hmm. Ano? Yun na lang po siguro ang ating may pagdasal sa kanya. Gold health and also safe lagi sa kanyang pagta-travel. Ano? Ayan. Thank you, Bunso. Huwag kang umiyak. Grabe ka. Ayun. Thank you, ha. Salamat, Bunso, ha. Ayan. Ayan po, kaubayan. Talagang matindi ang tension rito ngayon. Ito yung mga kabataan, dito na sila nag-aaral, oh. Ayan. Anong purpose nito? Ngayon, pang-atapawis. Para saan yan? Lagyan namin, oh. Lagyan nyo.
Dapat may ano kayo, karton malaki. Ayan yung mga kabataan natin, mga bayan, oh, may dala-dala na rin. Aba, pabasa naman, pabasa. Pabasa, patingin. Yan. Sige pa. Isa-isa, be. We love you, attorney, ano, Lam. Yan, bunso, ayan. Ano pa yan? Sige. Mother-in-law, wow. Sige na. Tanggalin mo yung Christmas, be. Ayoko, kuya, ma-expose tayo. Yan. Sige. Nakita niyo si Ma'am Lisa kaganina? Oo. Anong oras? Alas 12 na sa last task. So, mamaya pagbaba, abangan din natin, no? Oo, syempre, wala. Yung hindi kami umiyak. Ha? Hindi kami umiyak. Hindi kami umiyak. Ah, mamaya na tayo uwi pag ano, paglabas nila. Sabay kami sa kanila. Taga saan kayo, bunso? Tagig. Wow, grabe, no? Yes, sa YouTube. Porque Studio. Ha? Porque Studio. Saan yun? Ito, bunso. Porque Studio, be. Pa-subscribe naman, bunso. Ay, lang ako kaya. Tapos mo lang sa amin. Papaano din natin yung mga ano. Ayan, salamat ha. Thank you. Ayan, yung mga kabataan na ito, oh. Tagig po ito, tagig. Guwapo ba, bunso? Guwapo? Sobrang guwapo. Oh my God. Ha? Talagang hindi masiglan yung saya ninyo makita siya kaganina, ano? Oo, tapos gabi, kumaway pa talaga siya dito. Medyo matagal siya nag-ano. Matagal na, tumitig pa sa atin, di ba? Oo. Ayan po mga bayan, dito lang tayo muna, tambay. Yung mga toxic na Sandro fans dyan. Opo. Wala nam, ay, may sariling desisyon si Sandro, huwag yung pinapangunahan. Ayan. Ganon. Kasi dapat alam mo yung limit nyo. Oo. Basta mangarap lang kayo kasi yung pangarap hanggang pangarap. Ayan, thank you bunso, salamat. Dito lang muna tayo, dito tayo, walang uwian. Tama kuya. Basta solid support. Ayan, yes po. Kailangan pa daw niya ng ano, picture ng mother-in-law niya. Kaya inaabangan ni si Ma'am Lisa. Si Ma'am Lisa, ganun sa bakit, Stas? Ako mamay pa rito. Wow. Oh. Yan po mga bayan, magbasa muna tayo sa ating mga viewers, no? Kakahiya naman, sandali lang po. Doon kayo, banda. Kasi i-video kayo. Ayan mga kabataan, mga bayan, na grabe ang solid na suporta. Halos ilang buwan na po itong mga to. Dito lang to naka antabay sa labas, walang upuan. Nakatayo lang 'yan whole day, no? Mula alas 10 ng umaga hanggang sa alas 7 ng gabi, alas 8. Dito lang to mga batang ito. Bunso, buti ang inyong mga magulang ay ano, alam ba ng mga magulang niyo na andito kayo? Yes. Okay lang. Okay, kaya pala. Ayan, ganun pala mga bayan. Kasi yung mga nanay at tatay nila ay solid BBM supporters din pala ito. Yung mga magulang nila, kaya pumayag. Wala kayong pasok? Wala po. Walang pasok. Wala na pasok pala, no? Wala na. Ano na po? Balik. Anong buwan nang balik? August. August. Ayan po. Ayan po, ano? Grabe. Sobrang nakakatuwa itong mga batang ito. Ito, buti itong mga batang ito ay hindi na kagaya sa ibang nasa universidad na ano, sumasama sa rally, nasa lansangan. Pero itong mga batang ito, ibang klase dahil ang sinusuportahan nila, solid, Marcos. Ayan, like and share and subscribe tayo. Salamat. Ayan, sir din, God will guide and protect our beloved BBM, President Bongbong Marcos. O ini duwang ngosulat. Gandang hapon, Myron. Ano, Myron? Ay. Hello, Ma'am Corina Codo. Hello, Ma'am. Si Kuya na naman, kaninang umaga din. Kika, Kuya. Mayong buntag, Kuya Ryan. Mayong buntag, Ma'am. Mayong hapon. Ma Maria Mary Cabredelia. Ano meron dyan? Magandang hapon. Marhalog. Ayan, good afternoon po. For Kaya TV. Ingat po kayo lagi. At pa-shout out po from Bahrain. Shout out po kay Ma Marhalog. At
Sir Tomas, wala. Ah, wala? Wala. Andun, nasa ko sa kwan? Manila Beach, gano'n? Gano'n, eh? Oo. Yan, like, share, and subscribe tayo mga bayan. Salamat. Ito yung mga kabataan, ito ay talagang... Grabe ang hiyawan kaganina, no? Grabe ang hiyawan kaganina sa pagkadating ni Sir Sandro Marcos. Sir Manoy Jose Vlog, shout out sa iyo, Sir Manoy Jose Vlog, shout out, sir. Please support natin, Manoy Jose Vlogs, no? Ayan. Lodi, good PM, watching from Jinsan, si Manoy Jose Vlogs, pa-shout out po. Manoy Jose Vlogs, mga bayan, please support natin. Salamat, Manoy Jose. Tama si tatay. Ha? Sige, buso, shout out ka na. Shout out Team Marcos Official. Team Marcos Official Admin. Ayan. Yan po, mga bayan. Hi, Wana! I love you, Mami Jackie! Oh, hi! Nanood sila ngayon, Bunso? Nanood sila? Sa live? I-misses mo mamay mo. Na panood sa forecast studio, ka-live tayo. Mama? Ay, yan! Wala kami mo ipalit. Ayan, like po tayo. Salamat po, mga bayan. Nalabas ko na yung sulat ko, mamaya. Hindi ko na inabas. Tama si tatay sa kanyang mga hinaing lodi. Sana tatay yayaman na tayo at buong Pilipinas para wala nang tayong mga... Sana naman po sa magbabalik. Always sa pahapag, no? Kakainan at wala nang pamilyang magugutom. Manoy Jose Vlogs, go tatay, go! Ilabas mo pa dyan, JJ. Manoy Jose Vlogs, shout out, sir. Estela Pio Roda. Pero turn on, Porca TV, love. Shout out sa iyo, ma'am, Estela. Manoy Jose Vlog, Lodi, enjoy. Na-enjoy ka kay tatay, pati na rin ako. Ay. Go, tatay, sige. Banatan mo, nakaka-enjoy ka. Pakinggan. Ayan. Ma'am Chimi, Father, God bless us all. Idol watching her in Australia. Salamat, ma'am. Ma'am Chimi, no? Ayan, shout out. Sir, ma'am Esther, ayan. Sidinyo, ayan. Tama ka po, tatay. Hindi tama iwan ang mga Marcos kasama ang mga masisipag na vloggers. Ayan, like, share, and subscribe tayo. Salamat. Ayan. Esther Sedinio, tama ka tatay, ayan. Cheryl Maliberan, ayan. Lodi, sumigaw ka rin, Gigi. Sana lalabasin ni Congressman Sandro ang ating mga kadalagahan. Kaganina, sumilip si Sir Sandro dito sa gitna mismo. At ang tagal niyang umalis, no? Kumakaway-pagaway pa sa atin. At lalo natin dito sa mga kadalagahan natin, no? Andito, at yung mga batang ito ay talagang nag-iiyakan kaganina nung makita si Sir Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte, no? Ayan. Ma'am Cheryl Maliberan, giatay ka makasigaw si Purka. Nabingi ako doon, pastilan. Ayan, shout out sa iyo, Ma'am Cheryl Maliberan, ang mistisa at napagandang followers at Bisaya Pondako. Ano? Followers ni Purka Studio. O kanipod si Ma'am Corina Kudo. Mga mistisa ba? Mga guwapa kayo. Salamat. Manoy Jose Vlog, GG, naiyak siya. May halos silos. Wow naman, yan ang tunay na supporters. Yan. Kita nyo mga kabayan, yung totoong supporters ng mga Marcoses. Talagang umiiyak. Yun ang hindi mabayaran ng anong halaga, no? Yung totoong supporter ng mga Marcos, talagang nag-iiyakan. Hindi yung sa ibang mga supporter na sa ibang kandidato na iba. Ayan. Hi, Amor Corina. Sana man lang lumabas ka para... Lumabo ang humina signal. Mina.
Humina yata ang signal, ma'am. Humina ang signal. Attorney Lisa lang inaawag. Hello po. Ano taong ka na? Bro? Saan po? Saan may sa village siya na pala, sir? Ay, akit po kayo dun sa taas, sa second floor, sa second floor. Sorry na, yung ano, na ako kay Simon. Wait lang ha. Yan, shout out po sa lahat ng ating mga bayan dyan. No? Salamat, salamat po sa suporta. Ayan, Ma'am Corina, Ate Shea. Hello, hello, hello. Murag ipagaw-pagaw na mas puro ka studio mga bayan. Lami ina magtuba. Ay, ay, ay. Humina ang signal, mahina ang signal. Patay-patay ang signal dire. Yeah. Di Diamond Susi. Ang linaw o. Oh. Hello po, watching from Taiwan. Miss Maris at Suder, shout out sa iyo ma'am. Shout out po Ma'am Maris at Suder from Taiwan. Ayan, may love shout out sa inyo ma'am. Thank you so much po sa suporta. Salamat po sa suporta kay Purka Studio. Shen Pads, sama-sama tayong babangon muli. Ashley Bongbong Marcos, maraming maraming salamat. Ayan, po mabuhay headquarters City Mandaluyong. Miss Lisa Paniza, sobrang saya ko po. Nanalo po ang President Marcos at Vice President Duterte. Thanks God Jesus Christ. Ayan, thank you so much po Ma'am Lisa Paniza. Thank you so much Ma'am, God bless po Ma'am. Manoy Jose Vlog, Lodi, enjoy na enjoy ako sa iyo. Kasi katitili ka rin dyan. Ayan, kawawa itong batang ito mga bayan, no? Naupo na sa upuan dahil walang upuan to. Ganito to sila, no? Hanggang umaga, hanggang hapon ay wala itong upuan. Ganyan lang yan sila, oh. Ayan. Walang upuan yan, nakatayo lang yan. Hanggang hapon na yan, mga yan. Hanggang gabi, alas 7. Ganon po itong mga batang ito kasulid, no? Ganon na lang po kasulid yung ating mga kabataan na ngayon, no? Na namulat. Noong mga nakarang linggo, mga bayan, may upload po tayo dyan. Taga-UP naman, no? Hindi po natin i-discriminate yung lahat ng taga-UP mga bayan. Dahil maraming taga-UP student na solid supporters ng mga Marcos. Dahil naniniwala po sila, maraming taga-UP na naniniwala sila na ang Marcos ay inosente sa lahat ng mga paratang dahil sa mga politician na mga sakim, no? Ganun po. At may upload po tayo dyan mga bayan nung nakaraang linggo na may mga estudyante rito ng UOP na bumisita rin po dito sa headquarters ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, like and share and subscribe naman tayo dyan. Salamat, salamat. Sir Ryan, good PM. Ma'am Marcelina Marasen, shout out sa iyo ma'am. Ayan ang mga dalagita umiyak na naman. Lodi, sumisigaw ka rin, grabe. Ayan. Lori, mamawag, iba ang feelings talaga para kay BBM. Opo, mga bayan, no, pag andito, makita ninyo si Sir BBM in person. Tulad ng paliwanag ng mga kabataan na andito ngayon, hindi nila ma-explain yung kanilang naramdaman pag makita mo si President Bongbong Marcos in person.
at pati si Sir Sandro Marcos. Yun po ang tinakda na talaga ng Panginoon, no? Para iahon ang sambayan ng Pilipino sa kahirapan, no? Ganun po. Iba-iba po talaga, mapapasigaw ka mga kababayan kapag makita mo in person si President Bongbong Marcos at si Sir Sandro Marcos. Ganun po 'yon mga kababayan. Sobrang nakatuwa. Dulot lang pala lang kasiyahan na di nila ma-explain katuwa naman dyan. Ayan, Jackelo Blanco, hello ma'am, shout out po. Maging mabuting mag-aaral kayo para sa magandang kinabukasan. Tama. Uy, bakit delete kay Ma'am Jackelo Blanco? Ang daming message na delete. What's wrong? Manoy Blay, mga Inday, mahalin nyo din ang mga vloggers. Natin kasi sila din ang tulay na mga balita everyday na pinaparating nila sa atin sa mga buong bayan. I know, girlfriend niya, sana mabait, deserve na maging may respeto sa disiplinado. Ma'am Lori Mamawag, shout out sa iyo, ma'am. Ma'am Lori Mamawag, mga... Yes! Nagsigawa naman mga kabataan dito. Lodi, ginagawa nilang artista si Yung Marcos Gigi. Let's support the new admin, Ma'am Lori Mamawag. Yote Marcos, yes po. Opo po yan, nanonood ka. Member nila kaso na uploading eh, magagalit si YouTube. Ah, okay, tama lang po ma'am. Daghan di ay ka chicks diha karon. By purka. Daghan sir, daghan. Ayan, oh. Mga solid supporter ito, mga estudyante ito, mga kabataan ito, no? Ito yung antagal rito nila, halos isang buwan sila na nakatambay dito para lamang makita. Inaabangan nila ang ating Pangulong Bongbong Marcos at siyempre. Ha? Kina na? Ay, nakatiyalit. Ha? Nakatiyalit legs ka ngayon mo ba? Oo. Meron si Phoebe. Yan, like, share, and subscribe. Wala pa rin sa mga Amerikano, wala na sa mga. Buti na lang napigilan ng tatay. Kasi, yung pinaka-leader noon ng Juan eh, yung pinatawag na, yung Juan ngayon, yung, ano ba yung mga tao? May special Scout Ranger. Oo, Scout Ranger. Pero sabi ng tatay niya, wag. Kaya, oo. Pero kung dyan lang siya dinala sa Kauai, tiyak siya pa rin sana. Kasi dami ko porter. Bunso. Excuse. May fans ka rito. May nagtanong eh. Kuya, pwede po lapit ka po sa naka-black at green tis. Ano daw? Tawag ba dito? Green Christmas. Ayan si Bunso. Ano daw? Shout out daw kay Ma'am Lani Mercado tsaka kay Senator Bongabilia. I love you both. Ay, daming nanood dito. Ayan. May fans ka rito. Ano daw? Sino ang pangalan niyan? Asan ang pangalan? Ito mama. Ito Bunso. Ayan. Si Chai! Hi, Chai! Kikilala mo yan? Ano ko yan? Na-request ko yan dito, kuya. Hi, Chai! Ano? Si Ma'am Lani. Kuya, mahal na mahal kita, Ma'am Lani Mercado. Tsaka sa asakay kay Senator Bongabilia. Mahal na mahal talaga ko kayo. Kanina pa yung nag-request. Ay, ito. Sir, lapit ka dun sa shower. Mga kaitin na dito. Hi, Claire! Ano ba? Ano ito? Ay, nanonood. Shout out Kati Daisy. Kung hindi dahil sa'yo, di ako nakapunta dito. Thank you sa Pajikas. Shout out kay MJ Ronica. O, kaya na magbasa. Malabo na yung mata ko eh. Kami na mag-vlog, kuya. Kasi kulit ito mga ito, mamaya biglang lumabas si Sandal dyan. Tignan niyo. Nagpunta kayo kahapon tagay dyan. Sa'yo na yung uyi. Shoutout daw kay ano? Sige. Kay Mami Jackie Lu Garcia Blanco. Sige, ikaw na magbasa. Hindi, sa GC namin. Ah, GC. Shoutout, sabihin mo na dyan. Ay, pucha, ang dami niyong nanonood. Pabahandit. Kuya, Diyos ko. Yung nag-iakan kayo, pabahandit yan. Grabe kayo yung ano ko. Pabahandit yung kanina, nanonood. Ano kayong mga nanonood ko, kuya?
Ayan. Ayan po mga bayan, no? Ito yung kabataan dito na solid. Ay, sana ay makita to ng ating Pangulo. Priority ito na mabigyan ng ano scholarship, no? Makapagtapos sila ng pag-aaral. Pagkatapos, dyan sa presidential office ito magtrabaho. Yes! Yan, kaya mag-aaral kayo mabuti. Saka na po kayo mag shoota-shoota, mag-boyfriend-boyfriend boyfriend pag makatapos ng pag-aaral. Yes! Para makatulong kayo sa iyong mga magulang. Ano ba yan? Pag-graduate na kami, pwede na kami design. Ay, di kayo na bahala kung ang inyong sundin niyo ang inyong puso. Wag ang inyong nguso. Yes. Ayan po mga bayan, no, ang ating mga kabataan. Nakakatuwa itong mga batang ito dahil araw-araw ito halos nandito sa headquarters natin, Pangulong Bongbong Marcos. Oy, dito! Bunso! Yan, oh! Talagang mahal na mahal si Sir Sandro. Grabe. Kaya nagwawala ito kaganina nung makita ang ating Congressman Sandro Marcos from Ilocos Norte, no? Sobrang yung Ilocos Norte, may nakapunta na kami doon, naka-vlog na kami doon. Ang ganda doon. Yung doon sa ano ni Sir Sandro. Oo. Ilocos Norte. Ganda. Yan ang ating Pangulo mga bayan, President Bongbong Marcos nasa loob na. At ang ating First Lady, siya yung nauna pumunta rito. Si Ma'am Lisa Araneta Marcos nasa loob na rin. Uy, sino yan? Sino yan, Bunso? Ambassador, ambassador. May ambassador. Hindi lang makita natin mga bayan, may ambassador dumating. Uy, si ano, si asawa ni Tony Gonzaga? Yung ano, asawa ni Tony Gonzaga? Si Paul Soriano. Si Paul Soriano. Asawa na yan, Tony Gonzaga, Tony Gonzaga. Si Derek Paul Soriano, mga bayan, andito na rin. Ayan o, naka-block. Maano kasi, maano, masyadong shadow yung ano, yung glass mismo, mga bayan. Shadow, sobrang shadow. Ayan po, asawa ni Tony Gonzaga, nasa loob. Ayan o. Hindi ba klaro, mga bayan, o? Ayan. Yan po si Derek Paul Soriano mga bayan, andito. Asawa ni Tony Gonzaga mga bayan. Asawa po ni Tony Gonzaga. Si Soriano. Si Derek Paul Soriano. Yes po. Ako ni Nesta De Villa. Opo. Ayan, Soriano. Derek Paul Soriano. Asawa ni Tony Gonzaga. Ayan dito po mga bayan. Yan ang mag-vlog ka ba? Yes sir. Ma'am, naka-live tayo sa YouTube. Pero ano? Uy! Sila lahat si... Nagkakali sir, may dati hindi ano. Opo. Oo, lahat. Ang pinakauna. Si ano? Si Sir Sandro. Ang pinakauna. Ang pinakauna sila Jet TV. Opo ma'am. Si... Yung nauna sila Alvin TV. Opo. Si... May isa pa? Marami yan sila ma'am. Marami. Sila yung nauna mga vlogger. Si Jason Elnazar. Oo. Ayun talaga. Pumunta din yun si sir dito. Dito yun, pumunta dito. Yan, like, share, and subscribe tayo. Salamat, salamat. Ay, kayo pala, no? Oo, kayo pala na bumaba ang rating niya, no? Kaya nga sabi ko, huwag silang bigyan ng committee. Masyadong spintano.
Ang kapagtaka, hindi naman ang panya si Cayetano. Alam mo kaya nanalo? 10K! Pag ako'y manalo, may 10,000 kayo bumbuan. Oh, nasaan may 10,000? Nabudol. Nabudol. Kaya ngayon, Cayetano, pakitama ka na kay BBA para matupad yan. Nagagaling sa'yo ang mga tao ngayon. Pati kapitan, hinaawin na nila. Ay bakit 500 lang daw natanggap nila? Eh, 10,000 yung pangako mo. Dito 30 lang nakatupad. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, Cayetano, magbago ka na. Tanggapin mo na ng presidente ngayon ay Marcos. Ano kayo naisip ni Cayetano, sir? Bakit ano-ano ang pinagsasabi niya? No? Parang wala siya sarili niya. Ano kasi, bayad yan ang mga oligarko. Bayad yan ng mga Lopez, bayad yan ng mga Angelina, bayad yan ng Amerika. O, para manggulo siya. Oo. Para guluhin ang... Kasama niya si Ligarda, kasama niya yun yung mga... Kasamahan niya yung mga... Ilawan na lang. Para guluhin niya yung administrasyon ni Pangulong Marcos. Kaya ngayon, si Rapitor po, hindi naman kumukontrabid siya kay BBM. Hindi nilang sabihin, pababagsakin nilang gobyerno na magpapaunlad ng bansa. Okay. Itong mga kababayan naman na iba na walang alam, nagpapabayad na lang ng 500, pagtitiis ng 6 na taon. Oo, tama, tay. Pero itong bumoto kay BBM na 31,600,000, ibig sabihin, ito yung mga matatalino. Hindi bubo? Hindi bubo. Kasi ang iniisip nila, yung kinabukasan ng kanilang mga anak, apo, yes, at kinabukasan ng magiging generation, eh. Kaya ngayon mga kabataan ito, bakit sila umiyak? Hinahanap nila talaga yung tunay na kapayapaan. Tunay na pagbabago na rin bansa. Oo. Kaya ang masasabi ko lang dyan, kayo hindi nakakaunawa, mag-review kayo. Mag-Google kayo at i-search nyo ang Marcos. Dahil ang Marcos ang pag-asa ng bayan. Ang Marcos ang magpapaunlad ng bansa. Ang Marcos ang magbibigay ng kasaganan ng bansa. Lahat ng dumaan na presidente, liban lang kay Duterte, sino bang nagpaparal ng libre? Di ba si Duterte lang nakagawa nito? Yes, tama. Oh, mula kay Uri, bayad. Mula kay yung sumunod na naman si Ramos, bayad. Yung ang anak niyang si Ablo, bayad. Si Era, bayad. Oh. Anong anak? Anong si anak? Gloria, bayad. Anak ni Kuri, di ba? Walang libreng iskulahan. Walang sirpin, walang... Ang ka makakita, suna niya, nagpa-diskusya sa Malacanang. Kaya ang ibig sabihin ngayon, ang Marcos ang pag-asa ng bayan. Ang Marcos ang magpapaunlad ng bansa. Ang Marcos ang nakatuklas ng deuterium. Yes. Tayo palang pinakamayaman dito sa bansang ito. Kasi nang sa panahon ng presidente si Marcos, anong nagtanong dun sa presidente ng Amerika kung anong pinakamayaman ng bansa? Magkaisa tayong lahat. Sama-sama tayong itong pagbabago sa ikaunlad natin. Bakit mayroon itong deuterium na ito? Bakit may ID na to? Ibig sabihin, katunayan na totoo. Nangarap si Marcos na umaman ng bansa. O ngayon, tumawag siya ng mga scientifico na gaya ni Cesar Escosa. Pinaghanap niya ng mga engineer. Ngayon, nung nakahanap siya ng mga engineer, sinubog nila na anon. Ngayon nung nagtapos ang Marcos, ang si Cory Aquino naman, anong ginawa niya? Pinilin pa ni Marcos sa kanya ito, hindi niya ginawa.
Ngayon, sino ngayon makakagawa? Si BBM. At yung sinalaysay kaninang tagasama ng chairman na yun, yung teacher na yun, alam niyo kung mga ang patutuyon? Sa kasama ng papa ko nung si Marcos, nung sundalo pa sila. Yung kayamanan na yun, na track-track na yun, na sa atin lahat yun, yung kayamanan niya Masita, yung may nakaw, hindi. Kasi may resipo lahat yun. Bukod pa sa langis, mayroon pa tayong ginto. 172 na bangko. So, in-interview pa ni Mirkyang kasi kimelta. Oh. Kaya nung nangangampanya si Bibi, walang ginto. Bakit sinabi niyang walang ginto? Kasi parang hindi siya makritiko. Kaya ng gaming ngayon, anong sabi ni Jason Sa? Pag-aari pala ng Marcos yan. May pangalan pala kay Aimee yan. Ngayon, anong sabi ngayon ni Kuan yung ilinagay si Trixie Rose? Ang mga vlogger ang may karapatan sa Malacanang. UNTV at si Minela. Grabe, no? Pero ang pangarap ko naman sa mga vlogger, dapat hindi na sirkon ang hawak natin. Malaking kamera na rin. At ang totoong media na tayo. Oo. Kaya, ang tutorium na ito, totoo po ito. Yes, totoo yan, sir. Yan. Lahat yan, magbibinibit yung mga anak natin. Halimbawa, yung maman tayo na. Yung anak natin, halimbawa, magtigusi tayo. Yung mga napapamana natin sa anak natin. Tingnan na lang natin si Drilly. 99 years old, yung napakalakas pa sa kalabaw. Bakit kayo, sir? Ano sila ito? Kailinan ang Diyos dyan. Dahil siya ang alas, siya ang magbibigay ng tamang detalye patungkol sa Marcelo at sinasabi nilang yakaw na yaman. Alam lahat ni Drilly yan. Kaya maghanda-handa ni sila pag-upo ni BBM. Magsabi dahil talagang na lalabas lahat ang katotohanan. Yes. Yung mga libro na yun sa UP na yan, gawa lang ni Juma Season yan. Gawa na yun, sino sir? Juma Season. Ah, yung mga libro na yan. Dahil, di ba sabi nga ni Dr. Si Rizal, ang kabataan na ipag-asa ng bayan, bakit naging problema ng bayan? Dami adik. Si, ano sabi ni Duterte? 6 million! Sama ng mga general, mga mayor, mga kundisina. Bakit meron ba tayo maraming ba tayong mga kabataan naliligaw ng landas? Paano nga hindi sila maliligaw ng landas? Kaya ang binabasa nila, yung mga libro ng mga MPE. Ayun na natutunan nila. Yun ang natutunan nila. Kaya meron siguro mga mangilang-ilang natin mga kabataan, no? Meron siguro na hindi naniniwala sa libro. Siguro yun yung mga nag-research siguro. Ah, nag-research yan yung 31 million at tulad point dito, 600,000 tulad dito mga kabataan niya yan. Yes. Ibig sabihin, nag-research yung mga yan. Nag-research yan. Matatalino yan. Kaya nga sabi ni Juan, ni Attorney Larry ka doon, ang mga bumoto kay BBM ay hindi bubo. Matatalino. Kaya hindi bumoto. Kaya ngayon, may ipinanukala sa tinatawag na tutorium. Edon, oh. Yung mga hindi bumoto. Bubo. Matatali na. Ayong bumoto. Ayong mga kabataan na to. Ito. Oh. Ito. Yan, mga matatali na yan. Kasi, kunting sulyap lang kay BBM, kunting sulyap kay umiyak na. Kay Ma'am Lisa, iyak agad. Iyak ka! Kaya ni Salang Hilaman na naghahanap ng lalo nakita si Sandro, no? Oo. Siyempre, susunod ang presidente na yun, eh. Susunod ang presidente na naman yun. Alam nyo ba kung lahat na nakikita natin yan, gaya ng LRT na yan, Heart Center? Opo. Lahat po na naipatayo na yan, lahat po ng hospital na yan, PGS na yan. Marcos lahat ang may gawa niyan. Alam mo kung sino ang engineer niyan? Si Imelda. Imelda? Imelda ang engineer niyan. Imelda ang kumpan niyan. Ang talino pala yan, sir, si Ma'am Imelda. Sa lahat ng presidenteng dumaan, Marcos ang pinakamaganda. Marcos ang ginawa nila, napakaganda. Marcos ang napakalinis. Walang kurap. Kung sabihin nila kurap si Marcos, kailanman hindi nangyari yun. Kunti lang ang era ng panahon na yun. Sir, kung si Marcos ang pinakamagandang pangulo, sino naman ang pinakapangit na pangulo? Si Kuri. Ah, Kuri. Kuri. Kaya namatay sila na puro sumpa. Pero tingnan mo ang Marcos, ang gwagwapo ng mga anak, kaya ni Sandro, Simon. Oo. Oh. Bini. Oo. Oh. Kaya sila, anong nangyari sa buhay nila ngayon? Karma. Ang gwagwapo na lang ni BBM, no? Ang gwagwapo kasi,
Pinagpala sila ng Diyos eh. Sinamahan sila ng Diyos. Ang makakita, nakidnap na sila sa Hawaii. Opo. Ang iniisip pa rin nila sa Pilipinas. Opo, yung sambayan ng Pilipino? Nung sa panahon na nagka-bagyo doon at nagkalayo sa Bisaya, sinong tumulong? Lumapit si Romualdi sa mga kino nung sabi ni Marujas. Hindi kayo pa ni. Hindi kayo pa ni. Hindi kayo loyalist na kin. Pumunta si Bibi eh, nagbigay pa rin doon. Opo. Kaya ngayon yung mga pinagpatuloy ni Duterte, ipagpapatuloy pa rin ni Bibi yan. At magtataka na lang tayo, biglang datingan na yung mga bagong barko natin. Wala nang matutulong sa kalye, wala nang mga lakal, lahat may negosyo, lahat may bahay. Ang mga batang ito, libre ang pag-aaral. O, libre. Wala dito batang ito. Wala dito batang ito. Dalagang ito. Kaya magdalak tayo, magsaya tayo. Uy, talabas si Sir Bibim. Yan po mga bayan, dumating na po yung mainstream media oh. Ayan. Mga mainstream media, andito na. Nagsidatingan yung mainstream media po. CNN yata yan mga bayan, CNN. Tsaka GMA7 po. Si Tatay salut ako sa'yo. Ayan, like, share, subscribe tayo. Ma'am Marcelina Domingo, Caetano, don't make any noise, be grateful, because we have a new administration and for sure we will be more progressive country and there will be a big chance. God bless us, praise the Lord. Amen. Ma'am Marcelina Domingo, shout out sa yan. Sir Pablo Balbaren. Hello po sir, sayang andun kami kahapon sa Manila, Dolomite Beach. Umulan pa naman ang malakas din. Kita na kita, Antipolo City. Shout out sa iyo sir. Sir Pablo Balbaren from Antipolo. Shout out Balbaren family from Antipolo. Magkaisa tayo lahat, sama-sama tungo sa pagbabago sa ikaunlad natin. Ma'am Amy Campbell, ayan Sir Greg Campbell, thank you so much ma'am sir. Salamat. Ayan na po yung ano, Jimmy Sabin, no? Ayan si Ma'am Maris Umali. Ayan po si Ma'am Maris Umali, mga bayan. Yung taga Jimmy Sabin, no? Ayan. Ayan. Ayan po si Ma'am Maris Umali, mga bayan. Yung taga Jimmy Sabin. Mayor yan.
Yan po mga bayan, si Mama Riz Umali. Taga James Sibin po yan. Sino? Ayo, pergi mau bana itu ha. Mama Marcelina Domingo watching from Riyadh. Thank you so much po. Salamat, salamat mga bayan. Karambula Jessica, Jessica Sardia. Ha, sarap. Tumambay dyan. Dumating na naman si Right TV. Kaya mainay naman ito. Right TV, kawan. Support natin. Right TV, support. Ayan, na. Support, support. Right TV. Right TV, also. So, dumating na. Kaya na natin ito. Malakas na ito. Ayan, like, share, subscribe. Ayan ito. Medyo maganda po ang ating tingin. Atulad nyo po, ano? Watching from Riyadh, I am Marcelina Domingo. Watching from Riyadh, God bless you all at mabuhay kayong lahat. Ate She, busy si Kuya Ryan sa mga budget buckets eh. Sir Ruel Blue Buenso Siso, para ang sayang tambayan dyan sa HQ. Yan. Ma'am Lydia Moises, Idol, Porka, nasaan ko na rin puno yung Ted Ayer po. Ako crush po, natural po is puppy love. Ang age ko po ay 15 years old po ako. Miss Lydia Moises, ayan. Liza Len Dalaw daw, ayan. Buo pa pala yung tarpaulin na yan.
Rick V, kaway-kaway mga iha. Ma'am Cheryl Maliberan, hello po Sir Porca. Ma'am Cheryl, ang napaganda at napakasiksi. Miss Tisa, na Filipino migrant worker from Italy, no? Ayan, God bless po, ma'am. Ma'am She, hello, hello. Mano yung si Vlogs, parang dyan lang din ako ka. Nakiisaya, ayan. Ayan, like, share, subscribe tayo. Salamat. Dumadami ngayon dito ang mga media dahil nakita nila yung ating live kaganina. Dumadami ang ating mga kababayan rito at ang mga mainstream media, no? Na andito ang mga ambassador ngayon, iba't ibang bansa. At also, andito ang ating First Lady. Andito yung ating Pangulong, bagong Pangulo, President Bongbong Marcos. Tatay! Idol! Interview mo sa tatay, oh. Yan ang ambasador mga bayan, pumasok isang ambasador taga ibang bansa, hindi natin sure kung anong ambasador yan. Ayan na po sa loob. Ambasador. Hindi maklaro yung salamin mga bayan. Shadow kasi yung salamin sa atin, kaya hindi na maklaro yung loob. Sayang. Jimalyn Quezon, hi! Hello! Hindi makita yung loob? Pupunta naman tayo dito kung hindi tayo mayaman. Oo. Oh. Amen, andito lalo mayaman. Yung mga langis na yan. Opo. Mga gold na yan. Kasi pag nagsumplato sila, pag kinuha ng Marcos yan, sakla, gawa mo. Sino ngayon ang sikat? Oh. Ang inaapi nila ngayon, yung nagtinas ng Diyos eh. Oh. Dati tayong inapi, ngayon, huwag tayong mangapi. Yan, tama. Tayo kailangan laging tulungan ang pinanggalingan natin. Kumbaga sa halaman, namumulaklak na tayo, magsisimula pa lang. Kumbaga, yes. Pusit pa lang yan. Pagpupo ni PDF, magpupumumukadkad na yan. Ah, yes. Andyan po ngayon mga bayan, yung mga kumbaga ngayon, mga Japanese ambassador at Korea, no? Ano so, mga diplomat ng Korea at Japan, andyan. Baka bababa pa yan. Oh, kasi sa panahon na ang pula, kaya 5 piso lang isang hindi na mo baba. Yan. Papaguhin na kasi ang pira natin. Oo. Magiging nga yung magiging natin. Hindi dalang magiging pira natin. Doon tayo. Doon mataas na pira sa mundo. Ang pira natin. Alam mo kung ano? Currency. Currency na. Alam mo ba yung sabihin yung currency? Ang palit lang, it pound. One currency. Ang totoo naman, walang binlan din atap. Drawing lang yung papi lang yun. Sa isip, pinata ng mga puti. Kunwari, binlan din atap. Para sa ganun ay mawala sa isipan nila
yung sistema ng laro. Ang laro niya, walang binla din atap, binla sa tap. Yung pinasaw na nila, pinta ko natin. Ah, pinta ko. Oh. Wala nakakalam dito kung anong laro nila. Oh. Ngayon lang pumutok yan. Pero ako matagal ko nang nakita yung sistema ng laro ng mga hayop, ng mga kanon na yan. Ah. Pinasabog nila, ba't nila pinasabog yung World Trade Industry Kalakalang Bandidigan. Sino lang tayo nun? Si Marcos ang tayo nun. Para yung tinatawag na ikon mula nung tinatayo yun. Hanggang sa ano, alam mo ba magkano dapat nakukuha natin? Ha? $33 trillion ang makukuha sa Pilipinas. Dahil mula nung tinatayo nun, nising kundulay, hindi kumuha ng upa nung si Apo Lakay. Ha? Laan yung para sa atin, mamamayang Pilipino. Kaya nung pa, sabi niya, dati yung panahon, Pilipino ay hindi na magiging halila, magiging utosan sa pagbansa. Anong ginawa nila? Nagkaroon ng tinatawag misyonaryo. Ang alam ng laro nila, ha? Gumamit sila ng tao. Pinapatay nila ng tao. Pa, para yung tao ay magalit yung tao. Ah, ang tao, gumamit sila ng tao para magalit sa tao nila. Sino yung tao na ginamit nila? At sino yung tao nyo na para magalit sa tao? Si Aquino at si Marcos. Yan ang laro ng misyonaryo nila ng laro. Laro lang sa nila yun. Ni si Unas maraming magkamatay. Sa Pentagon, 1,000 tao ang namatay doon. Alas 10 na umaga pinasagong nila. Ganun ka walang nila mga hayop ng mga karota yan. Kaya sinasabi nila, ang kano mabuti. Utot! Maraming kano dito. Utot na baho. At may kano. At may kano. Tayo mga Pilipino, dapat tayo magkakaisa. Anong ginawa nila? Nilaro nila Pilipino. Ano sabi ni mga Pulakay? Hindi lang nilalaro. Ginag-aaway-aaway pa tayo. Hindi lang ginag-aaway. Ginaaway pa tayo. Tama. Tama yan. Di ba? Bago ka, ito. Nagkaroon na pinatam na isa. Ano siya? Labor power na. Ano sabi niya po? Kung talagang mamamatay tao, ano sabi ni Ben? Sir, bumukay na ito na. Limang pagkataon lang yan dyan. Ano sabi niya Ben? Ano yung Marco? Relax lang Ben. Wala ngayon, 20 taon ang makaraan. Paalala nila ako. 20 taon, paalala nila ang ginawa nila sa akin. Kaya mo na, maraming dadanak pagka inumbang yan. Tao na bulbul na sa atin. Anong ginawa nila? Ha? Hindi nila. Sino lang pala na kidnapper? Amo sayap? Hindi. Amo sayap? Amerikano. Amerikano ang bulwa na kidnapper. Oh. Ang bulwa na kidnapper. Sa buong mundo sila ang mga walang hiyang tao. Kaya, mga kababayan, ito na yung history. Ah. Yan ang, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Yung sinasabi ng ginto na dinidiposito ni Marcos, sinasabi ko na kaunti. Hindi pa presidente si Marcos noon. Mayroon pa na yun. Mayroon na yan. Oh, mayroon. Dahil pag nanalo si Marcos noon, hindi pila binabayad. Ginto. Oh. Ginto ang binabayad. Mga kababayan. Ginto. Ah, ito. Matapos noon, nagkaroon ng tinatang noon. Pagtatayo. Misenaryo ulit. Sa loob na 25, ha? Sa 2025, kailangan makuha na nila yung ginto at hindi na maibabalik ang ginto sa mga Marcos. Sa awa ng Diyos, Panginoon, demonyo talaga sila, hindi nagpala, tayong nagpala. Dahil ang taong bayan na nagsaksi, buti na lang kanyo, lumabas ng mga vlogger nito, eh wala. Tama, yan ang mga tamang vlogger. Yung mga vlogger, buti ka mo, lumabas yan. Kung hindi, kontrolado na po kami, nagtago kami, kaya lumabas na po kami. Para may pakita na natin sa taong bayan. Kami si Ben, at saka kami si Ben, ha? At iba nito pa. Kung magpalita yan, iniinit mo na. Pag hindi kursinada, kaya isitip. Napasa na ngayon. Editing. Kinakasin nila. Huwag mo palabas yan. Walang lihim na... Ano ba nung pinas... Yung ano yung masikir Mindula. Kaya manood kayo ngayon. Kung hindi nakatakbo sila ng grabe yun. Subscribe na kayo. Ipatay. Mag-like na kayo. Pinasigitan nyo. Mabuti nakatakbo po. Kung hindi nakatakbo. Wala na siya ng grabe. Kasi mga panahon, minasigitan. Oo ma. Oo. Sino mamamatay tao? Sino yung diktador? Ang diktador sino? Hindi diktador si Marcos. Gusto lang ni Marcos na magkaroon ng disiplina ang taong bayan.
sa Pilipinas. Yeah. Ang ilang ginawa ng mga silwat, nagtayo silang tinatawag na panibagong gobyerno. Oh. Sino ang diktador? Hindi siguro eh. Bakit? Nagtayo ng panibago, hindi sumunod ng batas. Nagsarili ng batas. Batas, binago nila ang batas. Nagbago ulit. Hanggang sa nagkasitot-sitot. Pagkupunin ko, ano nangyari? Run out dito, run out down. Nawala si Gore. Alam nyo ba? Sumunod si Ramos. Ang ginawa ni Ramos. Pinta dito, pinta doon. Kaya po, pagdating kay Ramos. Kay Pinoy naman. Pinta na tayo sa whiskey. Say! Pwede ba sa amin pininta? Ay, sabi ni Abula kay Inrile. Ano na bis pumunta sa China si Jerry. Alam niya yan. Ilang bis? Sabi, pininta niya. Ay, si Jerry Janis. Lakbaw. Saan nung lumutan? Labuti rin niya na lumakas niyan. Yan ang mga sinasabi ko. Kaya yung ngayon, hanggang ngayon, may laro pa rin ang mga Amerikano at ilawan ngayon. Sabi, may nararoon tayo lang. Ang senaryo nilang laro, malalaman nyo, kayo mga mismo, magsasahan na lang natin. Dahil sila ay may balak na ipaya si Marcos. Ipaya ang mukha ng gasolina ngayon. Wala namang kira sa Pilipinas, ba't inas nila yung gasolina? Sino na kukontrol na yung kami dito? Kano? Bakit kano? Sino may mayayari ng gasolina? Siya yung Caltex. Kano? Yung patron, kung hindi pininta ng tabako, yan. Yun. Tabako, sino tayo? Sino nagbinta tayo? Tabako. 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 Ramos. Si Ramos. Si Ramos? Si Ramos. Walang hiya pala yan. Yung Marilan. Sino nagbinta? Si Ramos. Si Ramos. Yung isang Pilipino. Sino nagbinta? Si Ramos. Si Ramos. Ano ito lang yung pinta mo? Walang hiya tabako na yun. Walang. Di ko alam yun. Alam ba mga may senaryo ng laro na? Mga kababayan namin, makinig kayo ngayon. Ito na yung istorya ng Pilipinas. Marami hindi nakakaalam dyan. Yung sinasabi ko sa inyo, na yan, mulat-mula, yung mga Aquino na yan, mulat-mula, baliktaring talaga yan, mga Kwango, paano na nga po? Kumapila sila sabon. Si Marcos, ano ang nangyayari? Nakaipag-away. Dumanaman, pinagtatanggol. Tinawag ka sa pinggi. Alam na. Sa laupa. Ayan, ito na mga kababayan. Kapos, ginamatay. Ayaw kalimbing doon sa libigan ng bayan eh. At ginawa pa nilang bayan eh si Aquino. Eh sa Bantal City Nui ay nagtayo ng ito eh. Ano natin? 1969, tinayo. Bago mandir kanti siya, diba? Ngayon, ang pagtayo na yun, ano nangyari? May missionary sila laro doon. Pinasabog yung Plaza Miranda, pinagisa ng Granada. Pinagbibinta nga kay Marcos, si Marcos na pagkasabog. Sino ang pagkana nun, tay? Nung naghagis ng Granada? Ang naghagis doon, sabi ni Marcos, mismo, masama nila. Buscaino ang nagbagay. Pagkaagis ng Granada, pagdating sa Sinita, inibag yung nagbagay. Para hindi makapiyo. Anong nangyari yun tayo? Ha? Anong nangyari yun? 1970. 1971. Na-declare ng Marcelo. Kaya patayo. 1970. Bago din-declare ang Marcelo, 83.1973. Timing na, magiging timing ang Pilipinas dahil maraming magulo noon. Yung talagang mga araw, sino nagpa-timing? Si Marcos. Marcos nagpa-timing? Anong ginawa ng Marcos?
Siga, siga, siga. Yan, like po tayo mga bayan. Dalawang like lang, mga 400 likes na tayo. Thank you so much po. Please like po, solid viewers dyan. Ang masama kay Marcos, sinasabi nila, hindi nga sila makaupot kay Marcos dahil nungkot tumakbo Marcos ang pagkapresidente. Basing kumpuling, hindi nang ungo si Marcos sa mga negosyante ko. Ang bakumbak, tatakbo ko. Hindi, sarili ko. Hindi yung pera yun. Pera. Takbo niya. Ilan ba yung tumakbo siya? Nanalo. Hindi. Yung pagtakbo niya kay Usmeña, talo si Usmeña, tumakbo ulit. Marok si yung Usmeña. Yung Usmeña, talo. Tapos, takbo ulit. Yung takbo na story. Tumakbo. Pinalabas. Kasi alam na mga sambahan. Nampin. Minalabas na lang. Nampin. Kasayalo ko sila. Ha? May senaryo nila. Kaya nila sa Marcos para matanggal. Yun ang totoo nun. Dahil ang ilalim nun, ang pinakulang kumpat yan, puro binto. Kayamanan. Yun. Para, kasi, dahil kahit binagsak yan, gulo. Tapos, sabi naman kano, dahil ang mahukay yung mga binto na binanong akong dito. Yung pamarsyo doon, kasi 56, tapos na. 86. Kailangan matapos na yung 86, nandun yung tinatap na sabana. Sabana na, tayo. Kaya nga tinatap, masabana 1999. Yung masabana 1999, yun. Hindi na yung COVID na tayo. Yun na yun. Tapos yung dinusit yung goal. Yun pa sa kayo. Kaya sa mga panahon sila, patong pa, sinakutahe. Wala tayo magagawa, sinakutahe. Yan talaga ngayon, yan. Kaya pala ganun, nakatakla. Yun, binatawag na malaran ng isang tao. Sabi ni Mr. Ramos, may darating na evil Dilawan maghahari. Pagdating ng Dilawan, mawawala ang Dilawan maghahari. Babalik ulit. Yung mga Marcos. May hula kay GBA. Pinanganak na ang Juan, kasi sa Cartenet 27. This is it. Ito na ngayon. Ito na yun. This is it. Pero, mayroon pa rin gaganyan dyan. Gaganyan pa rin dyan. Oo, marami talaga. Kaya lang kung yan, nagbabal pa sila ngayon sa community. Yung sabi ng Rene. Oo, nagbabal pa sila. Kapayain daw nila. Kaya yun yung sinasabi sa inyo, bantay lang tayo, kapapayan, sa Pilipinas. Ito ang sinasabi sa inyo, lupang hinirang tayo. Tayong bansang hinirang, nakalaan na sa Bible yan. Sa lupang hinirang, sa gawing silangan, ang mga anak na lingkod ng Diyos, itingalain ito na yun. O, gagawin nga Marley kayo. Dahil ang bansa nito, ito, hindi naman totally na Pilipino sa pangalan nito eh. May pangalan ng bansa natin. Maralika. Hindi Maralika. Nagmamayari lang yung sila Italiano, sila ang hari. Pero may nagmamayari. Ang unang tao dito. Upir. Mga upir. 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 Mga kulot ang tao. Nalingin nyo kayo? May sa inyo pananaw talaga? Yun ang ano. Upir. Ang kasaysayan. Sabi ni Sir Ramon. Veterano tumakamasa. Sabi ni Sir Ramon. Ito yung mga veterano mo ba yun sa mga Marcoses? No? Silangan sa mga pulo-pulo doon ka kumuha ng mga ginto at mga kahoy. Kaya gumawa, gumusta rito yung utusan, yung mga ano ni Solomon, mga nara, dito lang sa atin yun. Lahat ng mamahaling kahoy. Dito kinuha lahat, pati yung mga gold, pag inasawa niya. Dito. Pero ginaring rin ang Diyos dito sa pamagitan ni... Alam ba nyo, ang upir kung ano? Ito kasi saan, basabihin nyo ako nung babalik. Saan tayo mula? May pinagmulan, mabalik sa kawalan. Ibig sabihin, pagbalik niya, muntag, mabalik dito. Ito na ang siya mula. Dahil dito, isuli na ang tao na nagmula. Ayon, si PBM. Hindi si PBM. Dito nagmula, yung tao isuli lang nilipa ng Panginoon. Kaya nga tinatawag bayang lupang
Sino nagdikta ng lupang bayang hinirang? Marcos. Taas yan, galing sa yung kanta ng bayang magiling, lupang hinirang. Ibig sabihin, yan, lika ng utos na taas yan. Yan sinasabi sa inyo, na tayo, ang bansa natin ay winalanghiya tayo ng mga Kastila, kahit kailan tayo winalanghiya ng mga Kastila. Apat ang 400 years tayo nilipin. Sinunod yung mga dokumento sa kabilan. Discover, discover. May mga tao na rito na gano'n. 500 years nga rin kapag laban. 500 years, meron na mga kabayan. Meron dito. Eh, sinasabi sa inyo, may katibayan niya. Yung mga Italiano, yan ang hari dito. Italiano, yan ang nag-hari sa Pilipinas. Sa buong mundo, tayo sinasabi na walang kaharian. Ang Pilipinas ang may kaharian. Hindi nga lang lumaban ay doon. Ito yung katibayan, no, naibinigay sa amin, 500 years. Ano yan, ano yan? Like, mga like yun, oh. Ito yun. 500 years, ayon. 500 years. Ayon. Ang nakipaglaban ng Marcos. Yung basa ni Nuno, ni Lao. Ang dami ka nang tinong pala, President. Ito, yan ang sabi ko sa inyo. Ang Muslim ay napunta sa Ilocos. Sa Ilocos po, ang mga Muslim. Ang una, pangalan niyan, hindi naman Ilocos. Locos. 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 Locos talking. O si Marcos ay may dugong Muslim yan. Oo. Oo, mayroon. Pati si Amy pala. Yung yan eh, si Marcos. Yung tribo niyan, Batak. Salitang Batak, salitang Muslim yan. Matausok nila. Kaya pala sa Morocco, nire-respecto siya dahil pero Muslim si Ali. Si, si Marcos ay may dugong Muslim. Alam nyo na mga kwento, ha? Ayan ang mga bata pa kasi kalakawala hindi, pa. Hindi, hindi dugong ano, ha? Ayon. Hindi gulong itik, ha? Hindi dugong dilaw. Halo. Yung taatang may dugong siya. Ang ako niya, kaya maaari ka, Pilipino, maaari ka. Ito, ang katunayan, nang pagpaglaman ng Marcos. Ayan. Mga kababayan, sa eh, may schedule. May daming tao. Nasa limang po. Sabi mo, bukas ang pabalik. Ayun, schedule. Kaya ito, totoo ito. Plastic pa din. Kaya dalagala pa din. Kaya si tatay, kilalanin natin. O, siya nga pala. Mayroon pala akong iyano sa inyo, isa. Ano yung sinong isa na yun? Mag-isip na ano yun, senador na bagong halal. Ang tanong ko sa inyo, kayong saksi mga vlogger. Sinong senador ang nakipag-usap sa mga rebelde? Sinong senador ang pupunta sa mga liblib na lugar? Si Robin. Robin Padilla. Robin Padilla. Pumunta ba si Cayetano sa mga liblib na lugar? Sa mall po. Sa mall. Ha? Nakipag-uusap ba si Cayetano sa mga rebelde? Malacanang lang. Malacanang. Nakipag-uusap ba si Escudero? Sa coffee shop lang po. Nakipag-uusap ba si Escudero? Sa labid po, ng hotel. Labid na lugar. Marami nagsasabi dyan na si Robin Padilla ay bagito. Hindi nila alam, si Robin Padilla ay may nakuha ng batas. May nakuha na siyang batas. Nakakulong pa si Robin Padilla. Kaya nga napisto niya ro na doon pa lang sa kulungan ay mayroon na siya po. Oh. May pundasyon na siya doon. Saka siyang naglabas kay Almeida, di ba? Nung ngayon, gumawa siya ng ano, ganito ang gawin sa mga bilanggo. May doon pa man,
nakakulong pa si Rob Padilla, may nagawa ng batas. May nagawa na siyang batas si Rob Padilla. Kaya yung iba nagsasabi, bakit gigilang, nagtataka ako sa mga tao, gigilang kay Rob Padilla. E samantala si Rob Padilla, hindi pa sinadang may batas na ginagawa. Pero yung may nai na. Kasi pinatay niya si Chris Aquino. Alam mo, mga sistema mong ganun, huwag natin sistemahin yung mga ganun pagbati-bati. Ang importante ay may nagawa na na batas na itulong na, na yambang niya. Ngayon, uupo siya. Pag-upo niya, isinusulong na yun, tinatawag ng federal. Federal! Napakaganda. Federal! Federal, federal! Ang federal, dalawang taong pa lang si Tatay Digong. Yung grupo namin, sabi ng grupo, "Tol, mag-ano ka ng bandira dyan, ng tarpaulin, federal, list mo." Noon pa, ngayon lang nila na yan, pero kami, noon pa namin inaano yan, federal. Pero hindi na kwede yan, federal. Ngayon, yung federal na yun, isinasulong ni Robin Padilla na ang federal ay kailang mabago yung sistema. Bakit kailang mabago yung federal natin, maging federal? Dahil kailangan ng gobyerno ng federal, kanya-kanya ng income. Pagkalat kanya-kanya ng income, hindi mo malalaman kung sino man durugas. Sir, itatanong natin sir, alam ko, sa inyong pananalita, una-una niyo po binoto si Robin Padilla. Siyempre. Ito pa, may katanungan po tayo dito. Sagutin niyo po. Si Robin, sabi ni Aquino, Kosing, si Robin Padilla daw tried to sa unit team, hindi niyo ba nababalitaan yon? Alam mo, sinasabi ng tridol-tridol. Yung pasabi niya, kino pa sabi lang dito eh. May senaryo lang yan. Ang totoo yan, yung nagsasabi yan, dilawan yan! Bakit alam? Bakit yung sinasabi niya gano'n? Dilawan yan! Dilawan yan! Sinisira nila yan si Robin. Dilawan yan! Inagpapaman yan kay Robin. Dilawan yan! Dahil kung hindi dilawan yan, yung mga nagawa ni Robin Padilla, ayos na! Yung nagpapaman kay Robin Padilla. Kasi, di siya ang bibiyan to. Dilawan yan! Ipaputan ko yung daliri ko. Pagpuputan kami ng leg sa lunita. Dilawan yan! Lahat naman nagpapaman kay Robin Padilla, dilawan. Bakit dilawan? Ay, ayaw nila mapaganda ang batas ng ating papagoy. Gusto nila yun. Tanya abuse. Ano sabi ng bata? Sige tay. Palawin mo ko tay. Putang na mo tay. Alapit ang balamay tay. Papakulong kita tay. Yan ang ginawa ng batas. So ibig sabihin sa model salita sa comment nito, si Aquino, kung sige ibig sabihin, dilawan yan. Dilawan daw siya. Sir, tatanggol niyo sa inyo. Talagang dilawan yan. Mag-comment kayo. Kahit kung hindi dilawan yan, bakit na binabati ko si Robin Padilla? Eh samantala si Robin Padilla, kasi sino sinadal? Eh tatanong kita ko sa iyo, sino sinadal ang pumunta sa mga rebelde? Si Robin lang. Kahit ano ba? Okay. Ikaw, tinatanong kita. Si Robin. Tinatanong kita na lahat na kumukontra kay Robin Padilla. Ito set, sinasagot pa, binabasa ko lang ang comment ng mga viewers natin. Hindi po nang kahit sa amin. Oo, alam ko yan, hindi yan. Makaganda ngayon, vlogger na totoo yan. Yan tuloy na... Maraming dilawan dyan. Wala sa sabihin. Lahat. Marami po tayo mga viewers dito na nagagalit dahil tridor daw si Robin Padilla. Hindi raw niya pinapasalamatan si Marcos. Bakit sila naka-ano yung tridor? Sila ang tridor. Hindi pala nakupo. Mga patikos na. Hindi tridor sila mga yan. Hindi pala nakupo sila eh. Mga patikos na. Hindi mga dilawan yan. Yung mga nagsasabi, mga ano yun? Mga dilawan yan. Nalaban ako. Hindi naman yan. Ano ba nila istorya ng mga Marcos? Hindi! Puro Aquino, puro Aquino. Bayan si Ninoy, bayan si Ninoy. Sabi ni San Mingo, lahat ang nagpo-comment kay Robin Padilla, dilawan yan! Idol ni Tatay. Ikaw nakarinig yung pagpuro kay Robin.
Yeah. Marating lang niya yung makausap lang yung mga taong gustong magkaroon ng tinaw, linaw na matahimik ng bansa natin. Ayaw nila, tumahimik ang bansa natin, takahimik ang bansa nila. Gusto nila, ano yung sinubi pa nila, parang gumulo. Oh. Yan sinasabi sa inyo. Bago kang nag-comment, ganda nyo. Ha? Yung comment nyo, kailangan igihan nyo. Yung kasaysayan, kailangan igihan nyo. Ang kasaysayan, ay kasaysayan. Huwag niyong ilituhin ang tao. Kasaysayan na yan. Kasaysayan niya. Kasaysayan yan. Hindi pa ba nakupo si Robin Padilla? May nagawa ng batas. Iyan mo nakupo niya. May nagawa ng batas. Mayroon ba sila na naibalito lang kan? Wala. Wala! Paano? Manito lang po tayo. Alis ka. May meeting pa ako. Opo. Maraming salamat tayo. Yan, naisip ko na sa inyo lahat. Ulit ko sa inyo. Nakakatawa ako. Yung hindi ko makalimutan, yung Finlandin talaga. Yung Finlandin talaga yung terrorist attack na sinasabi ng Finlandin. Pero walang Finlandin sa growing na yung misenaryo na darating ka doon para makampang nila yung Binto. Para yung upa ng Binto na misenaryo. Upa ni Marcos, mula nang pinatayo yun, hindi ginawa. Dahil nasaan ni Marcos, yung upa ng mga kapilang ba, nantang ba yan? Yan ang tinatawag na World Trade Industry na pinasabi sa Pintakon. Pintakon yun. Yan ang totoo nun. Sir, may nakomment pa dito sa ano, kahit kay Ma'am Mila Salvador. Nakita na namin ang tatawa kasi kung di ka dilawan, di ka magbabago daw si Robin Padilla. Ano na? Sabi ni Ma'am Mila Salvador, nakita na namin ang tatawa kasi kung di ka dilawan, Robin Padilla, di ka magbabago. Hindi yan dilawan si Robin Padilla. Mga gunggong pala kumangali. Si Robin Padilla, ang tatay niya, ah, Cabinet Minister ni Marcos. Wala ba kayong alam? Mga reporter ng BBM. Ibig ang tatanggol ko yan. Dala pa lang kukuhan dyan. Patol kay Bumbong Marcos, nung hindi pa na kay, ano yan, nung hindi tumatakbo, senador, inilalaban ko ng kukuhan niya. So yung ano, tatay ni Robin Tay, cabinet member ni Marcos? Cabinet member natin yan! Watching from Taiwan, watching from Taiwan. Pati yun natin ni Pangulong Duterte. Kaya mga vlogger, pinagkatagahan nyo. Oh, dilawan yan! Kaya lahat ng nagko-comment kontra kay Robin Padilla, dilawan yan! Ito tayo kami na dito. Yan sila. Tanong ko sa inyo. Lahat na nagko-comment. Kaya na nyo. Lahat na nagko-comment. Galit na si Robin Padilla. Galit na si tatay daw. Lahat na nagko-comment tungkol kay Robin Padilla. Si Robin Padilla, para istorya kay Bumbong Marcos. Na ano, tinitira na tinitira nila. Kaya gusto ko tinitira para tinitira ng tao. Eh lang yan eh. Tanggol niyo po ngayon ang sarili bilang supporter ng ito. Yan ang inano ko na. Yan talaga. Si Robin Padilla. Isara lang sa kasi... May puso. May puso, may damdamin yan. Matulungin si Robin Padilla. Hindi ka mukha ng iba dyan. Bato. Sir, ang tanong na natin sir, okay lang matanong. Tanong lang to. Ito, tanong na rin ang mga karamihan natin ng mga kababayan. At ako mga kay Robin, na isang araw hanggang pasang ngayon po, viral na viral tayo kahit sa social media po, na isaipin ni Robin Padilla, ang una po, tumulong sa kanya at tagpanalo po, walang iba, kundi si Chris Aquino. Huwag kumakaliw lagi yung Chris, wala yan! Ano Chris? Sinasabi po ni Robin Padilla, panoorin nyo po, pumasok po kayo ng kay Black Verde. Mapanood nyo po ito nagsasalita. Zero Tenasti. Mapanood nyo po si Robin po nagsalita. Ano panalo sa kanya si Chris Aquino. Pinasalamatan niya po lahat.
Pero ang naiwan po si Bidien. Ayan. Ah. Kung hindi nyo alam, missionaryo na lang yan. Apo kami ngayon, mga plaki. Ano ba, bisipin yung missionaryo? Laro lang yan. Laro lang yan. Laro lang yan. Kung kumagat ka sa mga sinasabi, nasa iyon. Pero si Reven Padilla. Kaya isa lang ibig sabihin nun, isa lang po yung kasagutan nyo. Laro lang yun. Laro lang yan. Eh paano naman po yung ating mga sambayan ng Pilipino na meron po, hindi nila maintindihan kasi binitawan po yung ganung salita. Ano nga yan eh, masyado silang pusong mamon, madamdamin, panting ano. Bakit ayaw nila tirahin si Cayetano? Bakit ayaw nila tirahin si Cayetano? Hindi ko malakaw po si Cayetano, tinitinal si Bibir na. Bakit ayaw nila pa si Ayuda? Ay sira pala bumbunan niya eh. Hindi pa kalakaw, ayaw nila kagad. Pero ano yung sinabi kay Cayetano, intente lang na ipaminigay lang ng pagsiyang nanalo. Ayun yung nanalo. Napalagay niyo po, may bibigay niyo, may pamamahaginawa sa bawat Pilipino? Hindi pa natin matitiyak. Wala pa nga, hindi pa nga nakaupo. Pero sa palagay niyo po, mangyayari kayo yun? Hindi na natin. Hindi na natin. Ilang milyon po tayo? Hindi na natin. Hindi ba ito tayo support sa ilang milyon tayo Pilipino? Ito ha. Sa 10,000 po. Ito. Baka maubos yung pera natin. Ito ha. Ito ha. Bakalaman ha. 170. Pag tumakbo ka, dadanak, ayaw nila kasi nila. May tamagi yung ano yun. Gusto nila ipatanagal sa mga Marcos na talaga sinasabi na magnanakaw. Magnanakaw. Hindi pa nga presidente eh. Mayaman na mayaman yun eh. Si Marcos tayo, si Marcos. Hindi pa presidente, mayaman. Pero tayo may tanong dito, bakit ano daw ang dahilan na sinabi mo nga dilawan yung mga suporta ni BBM? Ha? Samantala si Robin Padilla mismo ang nagsabi na hindi daw itinas ni BBM siya. Otot! So, alam mo yung huling sa'yo ni Robin Padilla, meeting di panse. Pagkalalabanan siya, ganda. Hindi naman sila na ito. Pinakita po sa video na talagang ang tagapagtanggol ng mga Muslim ay si Juan, si Robin Padilla. Pero bakit sinabi niya na hindi siya tinaas ni BBM? Ano lang yan? Ibig sabihin niya, pinagagalit-galit lang yan. Ang mga ano comment niyan, gusto lang nila sa bungle. Kaya mga kababayan namin, comment niyang in share. Magpon kayo para sa ganun, malaman natin. Sana o, bakit lang yan. But, yung mga nagkukomment yan, ilang taon na ba? Sabihin ko, ilang taon sila? Ilang taon na sila? Ay, mga nagtatanong na kung ilang taon na sila. Lahat ang nagkukomment yan, hindi nila naranasin Marcelo. Dito yung kukumin yan, hindi nila naranasan. Pero bakit sinabi ni Robin na hindi tinaas? Huwag no! Ito. Huwag na paulit-ulit yan. Para tayo sinong plaka. Baka malalot. Sa ito, magalito. Di naman po dilawan si Robin. Kaya lang, isa po siyang ulup. Mga senador na dati, mga nako po, ano ba nako ba? Comment lang kayo. Puro kay Robin, mga nako, kasi Robin, comment kasi na. Utot!
Ayan. O, oh, dyan yung ko. Ay, mga nagko-comment pa nila. Muna ka rin pa nila. Otot! Otot! Palay! Ano tayo? Ano tayo? Otot! Ay, punta ka naman dyan. Bakit otot tayo? Bakit otot? Ah, otot! Vamos! Galit na galit sila kay Robin Padilla dahil bad boy. Kaya ka na lang yun. Kaya mga galit kay Robin Padilla, ano sila kay? Otot! Otot! Nagagalit kaya otot na kayo, sabi tay, natin. Tay, ano tay, kami tayo binabasa lang kami na, mga comment. Makwanta yan. Like yan eh. Kasi kami, kayo yung nagsabi, transparent kami. Oh. Ano daw, pinapayag lang namin. Tay! May merenda na! Merenda mo tayo, merenda! Otot! May tubig na kayo ah! Hindi ko kami ako yun! Tumilang sa babae! Tumilang sa'yo! Mga solid supporter, mga dalaging tingan, dito lang. Special to mga to. Doon lang, pila daw. Hindi na. Tapos sabi yung bigay naman sila. Walang tubig? Kami kuya. Kusa, saan nila niya? Mga blogger dito, blogger. Diyan nga doon? Tubig doon. Kuya! Thank you! Thank you! Wala pa kunay tayo ulit? Laki tubig kuya. Kuya, tubig. Mayroon ba tubig doon din? Mayroon ba tubig doon? Arifin? Arnel Guzman, Tay, antay lang papunta na mga BBM marami. Itatanong sa iyo, Tay. Ayan. Tama na yan, boring is Tatay, Virginia, season. Salamat, salamat. Yan tay, pag ka-BBM ang pag-usapan. Kilala ka ba ni Robin? Ma'am Rose Gonzaga? Pag si BBM, walang mag-uusap. Yes. Tay, wala po comment kontra kay Robin kasi unit team solid. Nasaktan lang ang mga BBM mo. Wala man lang, pasalamat yun lang po. Sir Arnel de Guzman, Rose Gonzaga, inaksaya mo na lang panonood namin. Ayan. Ma'am Rose Gonzaga, Kari Shen, PH, hindi po cabinet member ang papa ni Robin, ni President Adrian Marcos, huwag ka po, fake news tayo. Mga human leftist yan. Kari Shen, PH, hindi po cabinet member ni Marcos, fake news yan. Naging gobernur sa Camarines pero hindi cabinet member. Ayan. Anong batas? Sige nga. Kuya! 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 Kaya tayo tayo. Ay mga kababayan, no? Ito na po yung ano natin, no? Meryen ka ngayon. Mamon, nawalan tubig. Walang tubig. Paano ito? Wala tayong tubig. Ay, mega lang chat sa 37 million live viewers dito sa. Thank you, thank you. Tatay. Tay, ingat tayo agad, bis ha? God bless, ingat. Kaingat ko kayo, makapasitya kayo, chat mo lang, ano lang. Tatay, saludo ko. Ang dami yung alam, marunong kayo, mahusay kayo. Ingat pa kayo sa mabuhay ko ng tayo. Pagka nagkaroon na akong meeting sa hanay ng transport, ibang vlogger, papakainin ko kayo. Ang magpapakain ko, yung mga nangyayon. Nasaan natin yung sumasal yung at saka si Volcan Studio. Ito mayaman pa, may sarili yung studio yan.
Korek ino. Antay lang papunta na ama bibim. Malamit itatanong sa iyo. Kaya umanda ka tayo. Comment, Solo ka lang bro, solo ka lang. Uwi. Ikaw lang mag-isa? Solo. Tumemplang ako sa ano eh, sa may Biskaya. Bakit? Nanto ka, nanto. Parang inipit ako ng anong pad, ang kurabilit niya. Ginagi ako. Uy, hindi ka naman hinduan. Ha? Hindi ka hinduan. Hindi ka hinduan. Wala nang nag-o-o-o-o-o. Buti, hindi ka namatay ito. Pulit-pulit yung isang pangagawin sa dito. Hindi doon kaya, lalakas sa sakit na doon, sinis sa bumbok yan eh. Kababa, patakal ka yun. Kababa, kung gusto lang, no? Kung gusto lang, no? Medyo ba si Bibem? Okay lang. Nakikita mo naman mga kapabayan, no, sa sobrang pagmamahal ni Akin, no, sa kanyang crush na crush si, si, ano, si Sandro, no, talaga bumalik siya sa kanyang bahay para umiyak lang. Talaga, meron pa palang ganyan.
Mga 2 hours na. Idris yung sarang kalangan doon, dolomit eh. Sarang maraging sarang dito eh. Andyan sila sila dito yung sarop? Ha? Sila dito yung sarang mamsan, kasi ang ma-amlay sa Sandro, andyan. Kami ni Gorgio, wala doon dito. Ay po ba, yung mainstream media andito na po sa loob. Yan po mga bayan, bago ka pumasok din sa loob mismo ng media room ay kailangan mo ng ano, check muna kung wala kang COVID. Yan o no? Yan, like po. Swab test. Yan, bago makapasok sa media room mga bayan, swab test muna sa labas. Ayan o. Marami na pong ano dyan mga bayan, ang dami ng mga mainstream media sa loob. Kailangan
Hello, Be. Hello. Andito sa ano, Mandaluyong ako nag-vlog. Bakit ba unsa? Bakit anong ano? Hello. Yan, like, share, subscribe tayo mga kababayan. Salamat, salamat. May tubig, may tubig. Wait lang po. Inom tayong tubig, sobrang uhaw. Punso, pahinga ka, punso. Sobrang uhaw na po ang ano na yung lalamunan natin. Mga bayan, dagdag siguridad ni Sir BBM, mga PSD dumating. Dito pala,
Pinja niya lang doon kayo, Bjorn. Ito yung mga media mga bayan. Bago sila papasok sa media room, swab test muna sila rito sa labas. Kung ikaw ay clear naman ay makapasok sa loob. Pero pag may something ay hindi ka makapasok mismo dito sa loob ng media room. Ganun. Yan, dahil pa rin ba mga bayan? May press conference yan mga bayan dyan mismo sa abang-abangan na natin baka si Sir President si Pangulong Bongbong Marcos po ang magpa press conference ngayon dyan mismo sa media room, no? Ayan po dito. Abang-abangan lang po natin mga bayan, maya-maya konti, no? Yung mga kawani sa media andito pa, napakarami pa yung haba nilang pila dyan ngayon. Andito lahat ng media ng ating bansa, no? Mga mainstream media andyan sa likod. Yan, like, share, subscribe tayo mga bayan. Salamat. Thank you.
Yan, like, share, subscribe tayo mga bayan, mga silent viewers dyan. Kabo tayo ng 500 likes mga bayan, thank you so much po. Ito na yung mga mainstream media, dito na, nagpa-swab test na sila. Lahat ng mainstream media andito mga kababayan. Yan po mga bayan, no? Bago makapasok sa loob ng media room ay need mo na ng swab test sa labas. Yan, salamat po sa like and share and subscribe. Thank you so much. Salamat po. Ang SM9 naman mga bayan, nasa loob na, nakapasok na yung SM9, yung babae. Pero yung isang yung lalaki, hindi pa. Bunso, pahingin naman ako. Ay, kakasama natin. Pagdan mo nga. Ayan na tubo. Ayan, kaya mo ilang. May tubig din ba? Wow, social. Thank you. Special lang.
Tawag ko muna to, tago. Gamitin ko maya. Yan po yung media room sa loob mga bayan, dami. Sino ba yan? Ano yung laman yan? Hindi makita, naharangan. May harang, tsaka ano. Diba ganun ginagawa na iba? Para sakto. Karena dia ada, karena dia tidak.
Antigen. Ah, antigen pa ito mga bayan, antigen. Antigen test, no? Ayan. Nangangawit, no? Kanina ba tayo nakatayo? Ang problema ay dyan, kung pupunta ba sa Sir BBM dyan. Para nakita ko si ano, Delphine Lirisano ng dito? Dito. Yung medyo... National Defense? Yung dati. Baka. Dito ko siya eh. Hindi na siya namukha ng mga... Dalawa lang niya. Yan po mga mabayan, may press conference ngayon si Sir BBM. Kung abangan lang po natin, no? Mamaya maya. Lipat lang muna tayo dito sa kabilang side. Ah, hindi pa naman dumating. Ah, hindi pa naman pumasok si Sir BBM sa mismong media room. Malamig na bunso? Malamig ka? Hindi pa. Shadow pa rin mga yun. Shadow yung mismong salamin. Kaya hindi masyadong klaro yung looban, no? Punso, paano akong tuwi, punso? Nauuhaw akong sobra. Hindi ka na lang magalaw. Hey, saan po din mga balutin mo ngayon? Mga ano ba eh, mga 10 baso. Dahil pa yan na-note sa'yo? Ah, konti lang yan. Kanina, 100 yan. Sa punso, dito lang. Hi! Hi, Shella! Welcome to... Kanina vlog yan? Ang lapit. Bigot dito! Wala, bigot! Hi, PPF! Kaya may ikot siya mag-isa. Amazing! Nataw na ano.
Thank you. Lapit na, palabas sa Sandro. Lalabas yan mga makakaya. Oh. Hindi maganda, mas makikipuan. Mga 5-7. Tulong naman yung lag. Bihira lang yung pupunta dun sa Domus. Sabi ko, kasi ang office niya dyan sa Silin, sa may, ano, di ba? Yan sa may Quezon City. Sa Congress, sa Quezon City. Pakanan, pagdating doon sa may Congress, sa lang, sa Digang Bayan, may kasada na pakanan. Yun doon, papuntang Congress. Sheila, say hi! Tagalo, 2 hours. Kunti lang. Kanina, 500 yan sa yung pagdating ni Ma'am Inés Alessandro. Antigen. Antigen. Magpa-antigen tayo. Ha? Magpa-antigen test tayo. Pwede. Yan po mga bayan, yung mga mainstream media andito na sa loob ng media room ni Sir BBM. Mga bayan, abang-abangan natin no, kung si Ma'am Trixie Angeles po ba ang magpa-unlock ng interview sa mga media or si mismong President Bongbong Marcos ang magpa-unlock ng interview, no? Kaya abang-abangan po natin mga bayan, andito na po lahat ng media sa buong Pilipinas ay andito na sa loob mismo ng media room ni President Bongbong Marcos. Eto, sa loob. Medyo dikita na yan sila dyan mga bayan. Kumpul-kumpulan na yan dyan sila sa loob. Mga baka natin, no, ang pag, ano, ayan po, yung mga mainstream media yan, andyan sa loob, no. Yan ang kabang-abang natin ngayon. Ang problema lang mga bayan, pag mag-press conference na sila dyan, si nila ni Pangulong Bongbong Marcos, o di kaya ni Ma'am kay Secretary PCEO o Ma'am Trixie Cruz Angeles ang kanya mga sinasabi hindi natin marinig dahil andito na tayo sa labas
Ayan. Bawal pa tayong makapasok dyan, no? Mama Adelina Choa, good morning po Sir Porka. Good morning Mama Adelina Choa. Ayan. Shout out po Mama Adelina. Hello, hello. Ah, hindi pa sure kung siputin sila ni Pangulong Bongbong Marcos. May time na hindi sila sinisipot dyan. Ganyan lang sila. Huwag na mag-live. Oo. Kasi yung title of Prisco eh. Maraming, diba dati maraming ganyan. Hindi sila, hindi si President pumunta. Oo. Ibiglayin ko na lang. Sana pupunta para may kuha din tayo. O, di kadalasan ang haharap dyan si Ma'am Pixie Angelis lang, di ba? Ginagawa ko kasi minsan yun, wala lang thumbnail, yung diretso na. Ginagawa ko minsan yun. Basta i-focus mo lang, papunta na yung thumbnail, iana, i-ganon mo lang doon, haharap mo. Tapos diretso na agad. Oo. Kaya tayo lang. Nagkumpulan mga bayan, yung mismong itong kwartong ito, punong-puno ng media dyan ngayon.
lahat ng media sa ating bansa ay andyan ngayon sa loob. Lahat ng mainstream. Mainstream media po yan dyan. Andyan yung SMNI at saka UN National National TV Station, no? UNTV, andyan po. UNTV. Yung TV sa ating ano, mismong sa ating gobyerno, no? Tsaka andyan po yung lahat ng ano, lahat ng mainstream media. Andyan po sa loob. Kurain ba sa kanaman mga comment? Oy. Hindi tayo nagbasa, ma'am, dahil wala ng comment. Nabasa natin kaganina, ma'am. Lahat nabasa na. Ay, hello po, good afternoon dyan sa inyo watching from Florence, Italy. Anong mayroon dyan? Ma'am Cheryl Malibiran. Ayan, ito ma'am, may press conference si Pangulong Bongbong Marcos sa mga media ngayon. Iwan ko lang kung sisipot siya or di kaya yung kaya kanyang PCEO secretary, no, si Ma'am Trixie Cruz Angeles ang haharap sa mga mainstream media ngayon andito. Ayan sa loob, nagkukumpul-kumpulan na yung loob, ma'am. Kaya punong-puno ayan ang mainstream media sa loob. Ayan. Please like, share, and subscribe po tayo. Salamat, salamat. Dito na ang guardian. Sabi niya, mercy lang pakialam. Ma'am Susana, ginasawa. Good PM po, Sir Paul. Anong mayroon? May press conference, ma'am, no? Sisi, hindi natin sure kung si Sir BB mismo ang haharap or si Ma'am Trixie. Si Ma'am Trixie Cruz Angeles ang haharap sa mga mainstream media. Abang-abangan na lang po natin ngayon sa makita natin ngayon dito mismo. Sir. Ang ngayon? Alisa Lunete, di ba yung kaya sa museum? Oo, ngayon. Tama, ka-alisa doon na. Si Sir BBM pala mga bayan ang nagpatawag ng press conference dito. Kaya lahat ng mga mainstream media na naka-live doon mismo sa National Museum. Kasi andun po yung mga mainstream media sa National Museum, no? Dahil hotspot po ngayon yung National Museum, kung saan doon po mag-inaugurasyon ng ating bagong Pangulo, President Bongbong Marcos, doon po sa ating National Museum. Kaya nagpatawag na doon na may press conference sa ngayong araw, ngayong hapon dito, araw na Lunes, dito po sa headquarters niya sa mismong Mandaluyong. Kaya abang-abangan natin ang pagdating ni President Bongbong Marcos or di kaya sa kanyang PCEO Secretary, Ma'am Trixie Cruz Angeles. Abang-abangan natin ngayon mga bayan, no? Ayan po, lahat po ng mga mainstream media naka-sit up na po yan lahat. Yung kanila mga cellphone, kanyang mga camera, no? Ayan. Sana po ay makaano tayo balang araw, makalapit tayo dyan sa mga ganyang eksena, no? Kahit hindi tayo magsalita, makakuha lang tayo ng scoop dyan, makakuha lang tayo ng video. Okay na tayo para maipakita po namin sa inyo mga bayan yung totoong balita na walang kinikilingan. Servisyong totoo lamang, 24/7 oras. Yan, salamat po mga bayan. Like and share and subscribe. Live na live tayo for the studio dito po sa main headquarters ng ating bagong Pangulong Bongbong Marcos. Sa may, ayan, hinarangan tayo ng mga mainstream media. Yan ang masaklap. Nasa loob na nga sila. Ito pa lang dati. Ayan o, hinarangan tayo. Nako, yari tayo dyan.
Nako, andito naka-sit up yung ano. Andito naka-sit up yung ano mismo yung mga mainstream media, oh, tinayuan nila, hinarangan nila tayo. Dapat wala sila diyan. Lalo tayong hinarangan, idol, oh. Andiyan sila naka-sit up. Hindi pa rin natin makita ang bayan, hinarangan tayo ng mainstream media, ayan, oh. Ayan ang likod nila, oh. Likod nila, oh. Ayan, oh. Wala tayong makita diyan. Hinarangan tayo ng mainstream media. Sinadya yata nila. Masaklap to. Yan po mga bayan, andito na si Sir Bio, yung papunta na rito sa press conference room. Dito kayo. Hindi tayo makasilip mga bayan, sobrang ano, yung mga mainstream media, ayan na po si Sir Bio, yung papasok na po dito. Kaso may mga likod ng mga mainstream media. Baba lang tayo. Uy, baba lang tayo. Wala tayong makita mga bayan. Ayan o, hinarangan ng mainstream media yung ano. Ayan o, ang nakita natin yung mga likod lang nila. Wala tayong makita. Wala tayong makita kundi yung mga puwit ng mga... Wala makita dyan tayo, wala makita o. Mga likod ng ano, likod ng mainstream. Ayan na po si Sir BBM, ayan o. Ayan na po, umupo na po si Sir BBM mga kabayan, umupo na po siya. Ay si Secretary Jukno mga bayan nandito. Tanggal yan, thank you po. Yan si Sir BBM. Kita ba, idol? Hindi kita, ano pa sa ano. Ayan, yan si Makatag. Yung braso ng ano, media na yan. Yan. Yan.
Maliwanag kasi masyado. Buwis-buwis ay tayo dito. OMG! Maps, tingin ka naman dito, Maps. Puro release na kay kita. Kita sa'yo, kuya. Si BBM yan, kuya. Katawan lang ito. Yan, ganyan lang. Hindi ko makita kasi pala lang alam na. Ito sa baba. Hindi kita. Parang tuloy wala siyang ulo dito. Ayun o. Kaya kasi parang mga wala namang pinagawa. Kita mo dyan, kuya, ate. Hindi kita yung salamin na. Love si shadow yung salamin, pero Hindi rin naman kayo maririnig dyan eh. Ayan, nakikita ko siya. Kuya, wag kang humarang dyan. Umalis ka siya. Sila rin pangalanan, huwag kayo manulat. Nakikita pa tayo. Eh, makabayan, kasi yung live natin, makabayan. Nakikita ko may trend. Eh, nandito pa si Pangulang BBM ko, makabayan. Ganda, lakasan mo bunso. Ay, ang presyo. Hindi mo pa siya nakikita? Ay, nakikita ko lang. Senator. Ngayon pala? Hindi, doon pala niya ako nakikita. I mean, yung as in yung sa malapitan. Ayan. Kami dyan ako siya. Pero kita sa'yo kung yun. Malinaw yung camera mo. Shadow? Hindi, pero at least kita yung mukha. Sa akin medyo malabo eh. Nakasumpa yan. Patay, malulubat na ako. Alay mo ka? Malulubat na tayo. Discuss na, tay. Yan po, mabayan. Malulubat na tayo. Malulubat. Sundali lang po, mabayan. Malulubat na tayo. Wait lang po. Thank you.
Ito, Bunso, oh. Bunso. Resyo na tayo, mga bayan. Ang daming media ngayon dito. Andyan na po si Sir BBM mismo, mga bayan. Nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ayan. Like and share, subscribe tayo. Salamat. Nagsalita na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos mismo. Sabi, kawawa na yung mga vlogger dito na. Nag-tismis na lang. Ay, ay, ay. Ayun, no? Talagang kitang-kita ko, no? Talikot ata yung ayan. Ayan, si President Bongbong, mga bayan. Kitang-kita. Ayan, ang likod ni Sir Bongbong, mga bayan, no? Ayan po, si President Bongbong Marcos. Yan, shout out sir, Kags TV, shout out sir. Andito ngayon si Sir BBM sir, nagsalita. Press conference yan dito sa HQ. Mabalan na idol. Idol, pwede kahawak sa tala idol. Iganan mo lang. Ang gala na idol, nalubat ako, malubat ako. Lubat na. Pinapababa pa tayo. Nasa labas na nga tayo, pinapababa pa. Grabe na. Okay, thank you, idol. Salamat, salamat. Sandali lang po, mga mabayan. Iayos lang po muna yung gimbal natin. Wait lang po, sandali lang. Shoutout po. Para pamanorin po namin.
Ako kayo magkasama ko nyo. Oo, shoutout ko sa mga LA Good dyan. Shoutout sa mga pinus payaman dyan. Opo, Sir Cogs, mayroong announcement si Sir Bibi ngayon. Ang problema, hinarangan tayo ng media sa loob. Ngayon po si Sir Bibi nagsalita ngayon, ayan po. At nasa likod ni Sir BBM yung sila si... What's wrong? Idol, papasok rin tayo, Idol. Papasok. Pakipasok yung wire. Ipasok, tingin mo lang din. Yan, thank you. Ayan po, si Sir Bibi yung mga bayan, no? Ang dumi-dumi pala nito. Yes po, Ma'am Thomas. Yes po, sa HQ. Yan, maya-maya, babasahin natin yung mga comments yung mga kababayan, no? Mga kapatid. Maya-maya muna. Ayun na, patatapusin lang po natin yung pamulong mga kumpong natin. Kami naman na magsasalita. Yan po mga bayan, si Sir BBM ay nasa harapan natin, no? Wala, inaantay ang mga mainstream media kundi magkamali ang gobyerno, samantalang tayo yung
magandang nagawa ng gobyerno ang gusto natin ipakita sa mamayan. Yun nga Sir Cags, pinapaalis kami dito. Nakapatong kami sana dito sa halamanan. Pinapababa kami. Ako pong mabayan mga dahon dyan. Samantalang yung mga mainstream media, andyan sa loob, aircon. Nasa ka lang nga, hindi pala pwedeng maka... Ayan si Sir BBM, nakatalikod. Nakikita nyo? Kapila tayo nga, bahay. Sir Libin. Discuss na lang tayo. Si Sir Sandro Marcos mga bayan, lumabas. Si Sir Sandro Marcos. Ay,
San Troya na? Si Sandro naman yun, hindi naman Simon. Sandro yun. Sagi mo yung cellphone ko na hindi tuloy ako naka-video. Yan po ang mga bayan, palabas po si Sandro. Si Sir Sandro Marcos po. Si Sir Sandro mga bayan, pala alis na po si Sir Sandro. Pasensya na kayo, kanina mga bayan, sa sobrang tuwa ng mga bata ay mga dalagita rito, talagang yung cellphone natin na sagi, nagwawala yung mga dalagita rito. Hindi masyado natin nakita si ano, kasi nasagi yung camera ko kaganina, yung cellphone natin. Sayang, sayang. Ito mga dalaging ding natin na talagang grabe. Iskos po, sorry, iskos po. Talagang magkas. Ito. Yan po, sinakyan ni Sir Sandro Marcos, mga bayan. Yan yung Land Cruiser na puti, andun si Sir Sandro Marcos. Nakaalis lang. Ayo nasa si Andrew sa kabila. Yung mga batang ito nagwawala eh. Pumula na. Yung kamay. Sino nagsabi asawa ka na ikaw? Pero sa totoo lang, hindi niya din set para kay bilhin lang ganyan na open space, lalo na madaming sa pamumunuhan niya. Pasok, susunod expect na natin ang matinding security. Yan, tama po Sir Cags TV, no? Shoutout po mga bayan, please support Cags TV. Mark Bon Ramo, ayan. Nahatak yung cellphone natin kaganina mga bayan, sayang, sobra. Andyan sana si Sir
Sandro Marcos, ating harapan, nasagi yung ano, yung nagwawala yung ating mga kababayan dito, nagwawala na makita si Sir Sandro Marcos. Sandali po mga bayan, mag-re-live lang muna tayo sandali, malulubat na talaga tayo. Maya-maya konti, babalik tayo agad-agad mga bayan. Ayan. Salamat po, thank you so much. Babalik tayo agad po. Maraming salamat po, thank you so much. At malulubat na talaga tayo. Thank you so much po mga bayan, balik tayo agad. Thank you po. Thank you.